All right. Good evening, good evening, good evening. It's Friday once again. Life group. Yes. Ang bilis ng ano, ng araw, ano? I know. Friday na kaagad. Hindi, akalain mo ah. Parang apat na buwan, 2022 na. Eh parang di pa tayo nakaka-get over ng 2020. Oo, ano? Yeah. No? Yeah. Lati na ng August. Agad. Ang bilis. Over na. 2 months from now. Oo, nagpaparamdam na si Jose Marichan. September na. Pasko na eh. Nakasilip na ba? Nakasilip ng ganun. Nakasilip na si Jose Marichan eh. Oo. Ay nako. Ang bilis ng ano, panahon. Okay. Ako na magsimula ng prayer. Okay po. Ito mag-ano ng... Okay, let's bow our heads and close our eyes. Let's pray to God. Lord, salamat po sa Biyernes ng gabi. Salamat po sa malaya at palagi naming ginagawa na masaya, na pagtitipon, na kasama ka kung saan ay nagbubulay-bulay kami sa salita niyo, word for word from Genesis to Revelation. Salamat sa lahat ng nire-reveal niyo sa puso namin at mga take-home namin at paano namin i-apply sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kasama namin, mga members namin sa church, mga attendees, na palagi niyo po silang ingatan sa gabi na to. We lift up to you, Brother Roland, Panginoon, yung kamag-anak nila, Sister Rachel, at nila Brother Noel, na kayo po magpagaling sa kanyang sakit, Panginoon, no? Ganun din po dalangin namin yung co-actor, Panginoon, ng anak ni Sister ni Tita Pepot, na kayo rin po magpagaling sa kanyang sakit, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na dinidinig niyo ang aming panalangin. In Jesus' name, amen. Amen. Good evening, Tita Fe. Good evening po. Na-miss namin kayo, Tita. Good evening. Na-miss namin kayo, Tita Fe. Mukhang nag-beach din kayo, ah. Kumain ba kayo ng ano? Ng crabs, shrimps? Na. Kamute po kayo, Tita. Kamute kayo, Tita Fe. Hello, Tita. Good evening. Good evening, Pastor. Alam mo, from time to time, rinireview ko yung progress natin, Pastor. Ano? Apo. So, ang anak ko, kasi palagi niyang naririnig sa bibig ko yung Pastor Jeff, Pastor Jeff. ang komentaryo niya kanina, Mami, kung ang tao ay hindi kayo kilala, hindi nila alam anything about you, masasabi nila in love ka kay Pastor Jeff. Kasi oh my goodness. Good leader siya ng Diyos, sabi ko. And talagang I'm interested in the things that God is doing in our church, sabi Amen. Ko. And because he is our leader, kaya palagi ko siyang nababanggit. Sino naman ang leader namin? Siya naman. Ang anak ko talaga. Kamusta naman yung gala niyo, Tita Fe? Ay, mabuti, Pastor. Yung dinala kami doon sa Redondo Beach. Yeah. Tapos, nag-breakfast kami doon. Tapos nakaharap sa beach, Pastor, eh. Wow, sarap. Tapos ang mga kasamahan ko, Pastor, katulad ko rin ng mga seniors na, but they're a little bit younger than I. The husband is a year younger than I. The wife is 8 years younger than I. Wow. Sabi yung, when we just, after taking our meal, our breakfast, lumakad kami para palapit doon sa dagat. Ano po, 5 meters pa lang away from that breakfast table, parang lahat na silang yung mga anak niya ay lumapit na sa father nila kasi parang nagbuntong hininga na, Pastor. Mm-hmm. Tapos natakot na ako, baka mayroong mangyari sa kanya. Mm-hmm. Pinaupo nila doon sa yung simento na parang may mga bulaklak doon. Mm-hmm. Dali,
Tapos, sabi ng daughter-in-law niya, ay, mas matanda pala kayo sa kanya, sa kanila. Bakit parang... Bakit parang lakas-lakas si pa, no? Sabi ko, oh, siyempre, gawa ng Diyos, sabi ko, hindi natin. Amen. John. Amen. Good evening, James. Tyron. Good evening po. Hey, good evening. Hello, James. Kamusta? Oh. Tyron, CJ, kasali kayo sa men's fellowship, ha? Lalaki rin kayo. Usapang lalaki yun. 89 above. Meron akong announcement, Pastor. Apo. Dahil meron tayong mga binata, ano? Mm-hmm. Merong doktora sa Philippines. She is 30 years old. Apo. And then she requested my daughter to find somebody here who may be interested in marrying. Wow. So, but she's 30. Ang mga binata naman natin ay still ay bata pa eh. Much younger than she is. So sabi ko, maybe God will provide somebody for her. Kasi sabi ng Diyos, for every man, it's a woman. Eh, ang malapit dun si ano, si Stephen. Stephen. Karad nyo muna yung mic. 27 na ba si Stephen? Si Cyrus pa. Si Cyrus. Ah, si Cyrus. Tita yun ang libre. Pogi pa. Yeah, pala. Oh, anak ni Tita Minda. Ayan, yes, ako. Yes, ang dami na. Kaso, ano, kukuha kayo ng stub, stub na number. May pila po. Ay, may pila po para kay Cyrus. May pila. Lahat ng interesado kay Cyrus, may pila na. Sabi ko, I'll try my best. The best place for me to find somebody is siyempre the church. Kasi amen. Ang hirap naman mag-recommend na sa bandang huli pagsisihan ka pa, Pastor. Kaya if you recommend somebody, you must be sure na talagang mabait yung gano'n. Yeah. So, because parang nakita ko naman mabait yung anak ni Sister Minda. Mabait siya. Eh, sabi nga, meron ako nabasa dun sa Facebook yung meme na gusto mo daw makahanap ng ka-one night stand, sa bar ka pumunta. Pero gusto mo papangasawa, sa church ka pumunta. Oh, di ba? Yes, Pastor. Sabi niya doon, di ba? Yeah, ako si Minnie, nakilala ko po sa church. Mm-hmm. My husband also was sa church din, Pastor, sa Young People's Group. Actually, sabi nila, the best places to find a partner, life partner, are neighborhood, church, and school. Yeah. Kami po ni Mini, parehas kaming nag-aral sa USD. Parehas kami ng taon nag-graduate. Pero hindi kami magkakilala. Tapos parehas kaming nasa UP. Nanonood kami ng play, magkatabi kami, hindi kami magkakilala. And after many years, na born again ako kasi matagal na sa church, 12 years old pa lang siya. Tapos napunta ako sa church niya, napagkwentuhan namin 'yon. Tapos yung kapatid niya, kasamahan ko pa sa McDonald's. Ini-invite ako sa bahay nila makipag-inuman. Hindi ako pumupunta. kasi hindi ko talaga, walang pagkakataon na nagkakilala kami. Pero sa church, doon ko siya nakilala. Imagine niyo yun, di ba? Yun ang sinasabi, orchestrated by God. Yes. Orchestrated by God. People and circumstances are orchestrated by God for you to get a good wife. Yeah, hindi lang, lalo na ngayon po, dumadami na yung ating mga young people, mga young adults, yan, sigurado. Tarating ang panahon, magkakaroon na tayo ng program na Christian Mingle. Saan sila? Pero siyempre, kung meron din naman sa ibang church, okay lang din yun. Hindi lang naman lagi sa church. Yes, of course. Yes. Kasi naman, pagka-member ka ng church, ang member lahat, 60 and above, paano ang makapag-asawa? Diba? So dapat pumunta ka sa kabilang church. Good evening, Pastor Ray. Good evening. Good evening. Good evening. Alright, may tanong ako sa inyo bago tayo magsimula, bago kayo pasa kay Pastor Tin. Meron ba kayong mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Diyos? O maaaring nakakilala na, pero hindi pa sila talaga nakikipagrelasyon. O maaari din naman na tumanggap na, pero hindi pa, yung talagang yung involvement sa Panginoon, hindi niyo pa nakikita.
Tapos second question, ang follow-up question doon, ha, parang pang Miss Universe, 'di ba? Anong feeling mo ngayon kung sakali lang halimbawa hindi niya tinanggap si Lord and then hindi mo siya nakita sa heaven. Ano ang feeling mo ngayon? Kasi iba yung feeling mo sa heaven eh. Kasi baka hindi mo na maintindihan. Pero kasi anong feeling mo ngayon? Parang malungkot ka ba na nag-aalala ka ba nako pag di tinanggap nito ng mahal ko sa buhay si Lord, baka hindi ko siya makita sa heaven, mga ganun. So anong mga ginagawa mo naman paraan o ginawa mo ng paraan para makilala nila? So ayan, sino gusto magsimula? Sino ang gusto mag-volunteer? Ayan, si Aldrin nakangiti eh. Volunteer na si Aldrin. Go Aldrin. Yeah, may younger brother po ako, Pastol. Yeah, actually before 20 years ago active kami sa church. Filipino church din active kami. So born again siya. And then nung nag-start na siya mag-work after nag-graduate dito ng associate's degree niya. Yun na yung medyo parang napapalayo na siya. And then umalis siya dito sa bahay and then ayun, ngayon meron na siyang sariling buhay sa Tracy near San Francisco. Ayun, hindi na siya nag-church, hindi na siya active. May, ano, may bisyo. So, ayun. Ako pa rin, hindi, kami ng mom ko, kami, buong family namin, pinagpe-pray namin siya lagi and their whole family. And we claim na hindi ako nag-aalala na hindi siya ma-save. Ako kiniklaim ko kasi na kiniklaim ko kasi yung word na nakalagay sa Bible, once you are saved, the whole family will be saved, all your relatives will be saved. Kiniklaim namin yun. Yeah. Save na yan. Save na yan eh. So, na ano lang yan. Nagkaroon lang ng lahat naman tayo. Dumating sa pagkakataon na tinanggap natin. Kayo na hay tayo kay Lord. May time na medyo. Tayo na wala. Oh, mawawala tayo ng konti, babalik tayo, 'di ba? It's a part of life, 'di ba? Pero ang maganda diyan eh, kilala niya na ang Panginoon. At babalik 'yan, sigurado ako. Babalik 'yan. 'Yan, kasi may promise ang Lord na ano eh, hindi niya hayaan na ma-snatch away sa kanyang mga kamay ang mga mahal niya sa buhay, ang mga anak niya. Oh, nag-freeze sila ano, sina Aldrin. Oh, sige, lipat muna tayo sa iba. Next volunteer. Meron ba kayong mga kamag-anak? Yung basic idea, Pastor? Ano pa? Ulit? Ano yung basic idea? Yung ano sorry po? Sorry po, nawala. Meron po ba kayo na kamag-anak or mga kaibigan na alam nyo hindi pa tumatanggap sa Diyos? Tapos ano ang feeling nyo ngayon? Anong mga ginagawa nyo para makilala nila ang Diyos? Or pinagpipray niyo ba sila or anong mararamdaman mo pag hindi mo sila makita sa langit, nalulungkot ka ba if ever lang? No. So anybody po, any volunteer? Ayan. From LA punta tayo ng Beverly Hills. Pasok Beverly Hills. Naka-color coordinated pa talaga yung mag-boyfriend dati na yun. Sige po, ako po yung mag-share. Apa. Ano po, yung kasi noong before yung mga icons. Nung pong mga teenager pa po, yung mga bata pa po kami. Lahat po, naisama ko na po sila sa church. Pati apa. Mga, pati po lahat. Pero eventually, nung pong growing up, nagka-kanya-kanyang pamilya na, nagkanya-kanya na rin sila. Yung iba, hindi na po talaga bumalik. Yung iba, nagbumalik-balik, pero yung iba, talagang hindi po. So I'm still praying and hoping po na the Lord will continue to touch their lives po, yung heart nila lalo na. Tapos, pero yung mga pamangkin ko po, most of them are really Christians. Kumilala po sila halos yung sa side ko. Lahat po yung mga pamangkin ko, nag-a-attend sa mga churches na kahit na hindi po kami the same church, as long na that they go to church.
especially sa mga Christian church. Yun po yung pinaka-importante. But I'm still praying for them na babalik po sila. Yun po yung hope ko. Yun po yung, yeah, yung ano, panahon. Kasi hindi ko po siguro malulungkot po siguro ako pag hindi ko sila nakita. Mm-hmm. Sa, yeah, kung sakaling darating yung panahon na the rapture will come or punta na tayo sa heaven. Mm-hmm. And wala sila doon. Yun po yung number one na magiging regrets ko na hindi ko sila pinush, hindi ko sila. No? Pero until now po, I'm still praying po sa kanila. Mm-hmm. But I know the Lord will really do His way sa lahat, mm-hmm, po ng ating mga pamilya na hindi pa talaga bumalik sa Panginoon. That, amen, is a promise po yun sa Acts. Yes. The entire household, sabi nga ni Aldrin. The entire household po. Yeah, yeah, yeah. Yun ano. Amen. Amen. Kayo, Pastor Bert, meron ba kayong kilala or Christian ata lahat sa pamilya? Lahat sila. Yeah, halos, actually, lahat sila. Pati yung ayan, pamangkin. Sarap naman. Nalakaintindihin. yun nga lang, yung mga I praise and thank God, nung nakauwi ako, I was able to share yung mga nakakatanda sa akin na naging kaibigan ko na mga puro ano, kung saan ako natutong uminom. Natin mga barkads. Dabi sila namatay yung last year or this year ba yun? Last year, 2019. Yeah, namatay yung isang sinera ko. At least masaya ako na hoping and believing kasi nung nagkita-kita kami, tatlo sila or apat, I led them to the Lord. Yun nga, namatay yung isa. Hoping and believing na please na bago man na kami naghiwalay, bahagi ko sa kanila yung salita ng Panginoon. Malulungkot lang ako talaga, kagaya na sinabi mo, Pastor, if I will not see them on the other side of eternity. Yun nga yung pinakamasaya, di ba? Kasi hindi mo na sila, you have no more time or chance to reach them out. Kaya abang nandito siguro, kung ano man yung magagawa natin, let them out na issue. Minsan nahihiya tayo eh. We are not taking the opportunity. Pero nung umuwi ka nga ako noon, ala ng kapatid ko, nangangampa niya ako sa buong baryo. Kasi kinakampanya ko sa Jesus talaga. Mm-hmm. So yun, hoping na kapag nakauwi ako, I'll try my best na to reach out. Amen. Na-share. Amen. Amen. Good evening, Tita Pepot. Happy si Tita Pepot. May busy po. Good evening. Good evening. Hi, ka, Faye. Welcome, Faye. Hi, Faye. Pagkatapos yan, yung pinggan naman namin, pakiugas. Pagkatapos ko, pinggan naman nila. Hi, Tita Amy. Hi, good evening. Good evening. Good evening pa lang kayo. Hi, Tita Len. Good evening. Napaalalahanan ako ni brother. Napaalalahanan kayo. Apo. Pinag-uusapan namin, Tita, meron ba tayong mga kaibigan, kamag-anak na gusto nating sagipin? Anong ginagawa natin na paraan para masagip sila? At saka mapunta sila sa langit, no? At ano yung mararamdaman natin kapag yung feeling natin parang kasi may free will yung tao eh. They can say yes, they can say no, di ba? So, kumbaga, ano yung stand natin doon, no? So, bago yung iba, halimbawa sa akin po, ang plano ko one of these days ako po ay kailangan umuwi dahil meron akong kailangan kunin sa embassy, no? Tapos ang plano ko sa pag-uwi kong yun sa loob ng 2-3 linggo i-google ko lang yung panahon ko na sa bahay namin at mag-Bible study gabi-gabi kasi wala silang choice eh kasi 'di ba usually ba pag umuwi ka galing abroad nagpapakain ka 'di ba COVID ngayon 'di ba hindi naman ako pwede magpainom. Pero magpapakain ka kasi may Bible study. O di connecting event na. Di ba? So, imbitahin mo ng kaibigan mo, kamag-anak mo. And then, parang ganito, mag-share ka lang ng gospel. Di ba?
Kumbaga, basta meron lang mong fighting opportunity na ibigay sa kanila. And panghawakan mo yung sinasabi ng Diyos, no? Na the rest of your household will be saved, di ba? So sino pa ang kasi ako ang alam ko ako lang talaga ang Kristiyano, no? At, pero lahat naman sila tumanggap. Pero gusto kong magkaroon sana sila ng magandang relasyon, di ba? At ipamuhay nila 'yon, di ba? So kasi lumaki kami, hindi kami nagsisimba eh. So never kami nagsisimba as a family. Hindi ko wala akong maalala na nagsimba kami as a family. So kahit nung Katoliko pa kami. Pero anyway, naniniwala ako na yung magnanakaw nga, 'di ba? Last second na lang, last 2 minutes parang basketball 'yun. 'Di ba? Mamatay na lang siya, nakakapit pa eh, 'di ba? Nakapasok pa. Welcome pa ni Lord, sabi ni Lord eh. O sige, magkita tayo sa paradise, sabi niya ganoon, 'di ba? O, sino pa ang gusto mag-share? Volunteer. Meron ba kayong mga kaibigan, kamag-anak, nagsunod? Go ahead, tita. Sige pa. Hello. Yung manugang ko. Mm-hmm. Tawa ng anak ko. Yun. Hindi sila, family nila, hindi religious. Mm-hmm. So, yun. Gusto ko sana yung manugang ko ma-born again din. Pinadala namin siya sa church, pinadala namin sa shepherd, no? Tapos, kasi nag-online worship na lang ang anak ko sa shepherd ngayon eh. Uh-huh. So, andun lang siya, nakikinig lang siya, hindi ko alam kung natatouch siya ng Holy Spirit or what. Uh-huh. So, hindi ko pa na-anuhan ng time na matanong siya kung ano uh-huh. Nasasabi niya. Parang, so, minsan tita, wag natin underestimate yung ano, yung nakikinig lang. Yun nga. Eh. Oo. Kasi ako nakikinig lang dati. Yung prayer ko sana sa pakikinig niya doon sa Sunday ano parati ng ano ng sa shepherd. Siya ma-touch ng Holy Spirit. Yung ganun. Yeah, ako po na born again pa ako, nakikinig lang ako. Kaya ako na born again, madalas ako makinig. In fact, may pagkakataon, nakasakay ako ng bus papuntang Concepcion, Tarlac. Meron nag-preach sa bus. No? Wala kang choice, hindi ka makakababa eh. Hindi mo naman siya pwedeng pababain, di ba? Hindi mo na siya pwedeng patigilin. So, no choice ka, nakinig ka na lang. Pastor, babae ba yung nag-preach o lalaki? Lalaki po. Yun na nga eh, kaya... Nag-bus ministry po ito eh. Talagang, ministry. Ano yan, opo. Yeah, Philippine Rabbit. Naalala ko pa. Po, sa Philippine Rabbit hanggang Baguio po siya eh. Yeah, so biro nyo, nag-preach siya. Nagulantang ako sa mga sinabi niya eh. Kumbaga, ang galing. Ano? Kumbaga, hindi siya magaling magsalita, pero anointed siya. Mararamdaman mo. Hindi ko pa alam ang word na anointed noon, pero nararamdaman ko na meron siyang ibig sabihin na sinasabi niya. So, from a person na inaantok ako, na ayoko na maingay, gusto ko magpahinga, ayoko nang may makulit na tatayo. Alam mo, parang annoying kasi. Pero nung nagsimula na siya magsimula, yun na, nangusap na yung Holy Spirit sa akin. Kumbaga, sineset na pala yung heart ko. Kumbaga, kaya wag natin panghinawaan na wag tayong susuko. Wag na laging ipanalangin. Tapos laging imbitahin. Alam mo, kasi alam niyo po ba na ako po ay nung inimbita, madaming beses akong in-invite pero hindi ako pumunta. Honestly, sa Bible study di ako pumunta, sa church di ako pumunta. Maraming beses. As in, it took me parang 6 months to 1 year para pumunta. Pero, tumanggap na ako noon, ha? Na parang inano ko na si Lord noon. So, pero yung mga tao na nananalangin talaga sa akin, ano? At pinupuntahan pa ako sa bahay, kinukulit ako talaga. Mga kaklase ko nung college na talagang mag-aangang nila sa akin na I don't know ba't nila pinagtsatsagaan. Pero imagine nyo, kakakulit na born again ako, no? So malaking bagay yon na dire-diretso lang, focus ka lang. Don't make it as
It's about you. It's about God. Kumbaga, maging obedient ka lang. And go ahead, Tita Amy. May dadagdag kayo. Ayun. Yun nga, basta tuloy-tuloy lang ako nagpipray. Mm. Ayun. Yung anak ko din, sabi niya, basta piniplay ko lang sa TV, naririnig naman niya, malakas eh. Mm-hmm. At saka sa Shepherd, Tita Amy, linggo-linggo, may tumatayo dun. Oo. Diba? Saka, kasi ang altar call nila sa Shepherd, automatic. Hindi nagtatawag ang pastor. Doon ka bilib, may lumalapit. Di ba? Napansin niya, di ba? Hindi naman siya magtatawag eh. Kakanta lang yung worship team, tapos may lalapit oh. Tapos papalakpakan yung tao. Di ba? Yeah. Ganun ang kultura doon eh. Hindi yung, di ba tayo mga Pinoy, madamdamin pa eh, na iiyak pa yung pastor para to, ano yun, para lumapit kayo sa Diyos, di ba? Doon wala, as in, magpipreach yung pastor pagkatapos, merong altar song, and then people will start to go down the altar. So actually, yun ang Holy Spirit talaga, di ba? Kasi nababad na nababad yun eh. Baga sa, ano, na marinate. Di ba? Yeah. Mm-hmm. Thank you, Tita Amy. How about the others? Meron kayong gustong i-share? Ay, Tita Lenlen, good evening. Hello. Uy, naririnig na ako. Naririnig ka namin, Tita, sa isang madilim na corner. yung camera, ayaw umandar eh. Okay lang yan. Ayaw tablan yung beauty ko. Basta nandyan ka, alam namin nandyan ka. Oo. So, ayan, specifically, anong ginagawa nyo na para, katulad nga nung nabanggit ko kanina, ang plano ko, wala naman akong plano mag-preach noon. Ba, uwi ako sa bahay namin, tabihan ko lang yung tatay ko, makipagkwentuhan, mahilig yung manood kay Tulfo, makikinood lang ako, alam mo yun, just be with them, and then share them yung blessings na pinakita sa'yo ng Panginoon sa buhay mo. And then let the gospel ano be preached through your life. Di ba? Malaking impact yun eh. So, spending time with our loved ones is ano rin eh, importante. No? Now, huwag kayong magbabad sa church kasi madaming Kristiyano Monday to Monday na sa church kasi feeling nila nandoon yung ano, alam niyo yun? Hindi. Dapat magbabad tayo dun sa mga unchurched. Di ba? Spend time ng time sa kanila. Kasi we have our time together. We have fun every Saturday, Sunday. Di ba? Pero the rest of the week, i-google natin, i-google natin sa kanila, di ba? Mag-spend time and time sa kanila. So anyway, kasi yung pag-uusapan natin ngayong gabi tungkol na naman kay Abraham. Diba, naalala niyo si Abraham, tinawag ng Lord. Sabi niya, sige Lord, sunod ako sa iyo by faith. Hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. From the land of Ur, no? Naging nomad sila, palakad-lakad, papuntang Canaan. Tapos, nung tinawag siya, sinama niya yung asawa niya, half-sister niya, na si Sarai, at saka yung pamangkin niya na si Lot, di ba? Yung anak ni Nora, si Lot de Leon. Ngayon, itong si Sarai, nagkaroon sila ng problema. Yung area na pinag-anuhan nila, stayan nila, nagkaroon ng famine, bilang pinakamayaman na bansa, pumunta sila sa Egypt, nakisilong sila, nakusundahan ni Pharaoh si Sarai. Ayun naman, binenta niya si Sarai. So, nagkawindang-windang. Tapos nalaman ni Pharaoh, pinaalis sila, pero binless pa rin sila. Di ba? So, this time, lumaki sila ng lumaki. Okay? This time, yung pamangkin niya na supposedly he thought, nasabi sa kanya ng Panginoon, gagawin kong sindami ng dust yung mga descendants mo. Ang akala niya, throughout si Lot yung kanyang tagapagmana o siguro yung kanyang master, yung kanyang servant na pinakamataas, parang prime minister niya. Kasi wala siyang anak eh, 'di ba? Parang kumbaga malabo naman. So, kumbaga ang turing niya na kay Lot ay parang anak. So, ngayon itong si Lot, dumami na rin yung mga tauhan niya at naghati sila. Ang sabi ni Abraham, di ba, last time na nag-usap tayo, o sige, pili ka na Lot kung saan ang gusto mo. O saka naman nakakita, yung tsuhin pa nagsabing pumili. O pinili ni Lot yung maganda, di ba, nandun sa Sodom and Gomorrah. Di ba? Good evening, Pastor Bong. Hi, good evening, Pastor. Apo. Hi, Tita Terry. Hello, Pastor. Hello po, good evening.
Oh, pagkatapos ngayon, ito si Lot, pumunta na ng Sodom and Gomorrah, nagstay sa Canaanite, sa Canaan si ano, si Abram. Pero ang siste, itong Sodom and Gomorrah, maganda yung lugar, pero hindi maganda yung mga nakatira. Di ba? Lovers of themselves. Ayan. So, madami doon na masasamang tao, mahal lang nila yung sarili nila, di ba? And so on and so forth, no? Kasi minsan akala natin ang Sodom and Gomorrah, pag binanggit, ay, andyan yung mga bakla at saka yung mga tomboy o yung mga, di ba? Sa totoo lang, yun ang intindi ng mundo. Pero wala naman, pag binasa mo siya, hindi naman specific na yun yung kasalanan talaga nila. Wala akong babasa. Pero ba't siya na-identify na ganun? Kasi mapupunta tayo doon, eventually, doon sa dumalaw yung dalawang angels, no? Pagkatapos, tinanggap ni Lot, tapos gusto kasi silang gahasain ng mga taga Sodom and Gomorrah. So kaya yun, kaya nagkaroon ng word na sodomy, di ba? Ibig sabihin yung lalaki sa lalaki o ano. So yun yung na-associate. Pero ang pinag-uusapang kasalanan ng mga tao doon ay sari-sari. Lovers of themselves sila. Ibig sabihin, so yung Ten Commandments, lahat yun binabiolate nila. So yun ang ibig sabihin noon. No, baga bukod pa doon sa nakipagrelasyon sila sa lalaki, lalaki o babae, babae, pero hindi yun ang highlight noon. Kumbaga, marami pang isilang ibang kasalanan. So hindi naman masama yung lugar, masama yung mga tao nakatira. Okay, ngayon nag-alala tong si Abram at gusto niyang i-rescue si Lot. Ayan, tingnan natin yung bargain nila. Pag-bargain ni Abram kay Lord. Kaya ipapasok ko na kay Pastor Tin para mag-facilitate. Ang ating topic ngayon ay Genesis 14, when Abram rescues Lot. Abram pa rin ang pangalan niya, wala pang H. Abram pa rin. Si Sarai pa rin, well, hindi pa Sara. Okay? Take it away, Pastor Tin, the birthday girl. Happy birthday! Oh, thank you po! Oh, diba? Isang buwan po yan. Lahat tayo puro isang buwan ng birthday. O, diba? Pwede po bang makishare screen po ako, Pastor? Okay, sandali. I-ano kita. Ano kailangan mo? Ako ba magsishare o ikaw? Yung ikaw? Ano lang naman eh, yung Bible ano. Okay, eto na. Naka-ready na siya. Okay. Share ko na siya. Okay. So, ayan. Mm-hmm. Ako naman, mag-ano lang din ako ng yung doon sa question nyo kanina, Pastor. Mm-hmm. So, yung sa family ko naman, kilala naman po nila si Lord. Kasi mga Katoliko sila. Mm-hmm. Pero yun lang, ang hindi ko lang po alam yung about the relationship that they have. Parang ganun. So, yun lang po ang isa sa mga prayers ko, you know, is yung tayo bilang simbahan na isa sa reason that why we do what we do is hindi lang po para sa salvation natin, kundi para sa salvation ng family natin. Kasi tama yung sinabi ni Kuya Alvin kanina na, you know, your whole household will be saved basta may isang taong naglilingkod sa Panginoon. So, kaya po tayo nandito sa church. I hope, you know, hindi lang po para sa atin, kundi para rin po sa mga mahal natin sa buhay. And gaya nga po ng sinabi dun sa Revelation na, you know, in heaven, there will be no more tears, there will be no more pain, no more suffering. So, parang ang narinig ko po one time na nag-preach yung isang pastor, sabi niya, sa heaven, parang hindi na po natin maiisip yung mga taong kung nakapunta ba sila sa langit or what, parang ganun. Kasi puro celebration. Parang ganun. So, parang kumbaga, I don't know kung malalaman natin na yung si ganitong kamag-anak natin, napunta ba sa heaven or what? Kasi parang feeling ko hindi naman natin sila hahanapin pag nandun na tayo. Kasi once na, you know, na hinanap natin tapos hindi natin makita, baka nga malungkot tayo.
Eh kaso sabi sa Revelation, there will be no more ano eh, no more tears, no more pain, no more suffering eh. So, palagay ko walang kalungkutan talaga sa langit. Mm-hmm. So, yun lang po ang ano, ang isang parang perspective naman na narinig ko. Oh, kasi tama ka din, Pastor King, kasi parang imagine mo, pag dinescribe ko ano yung heaven, di ba? Something na nakakalungkot. Halimbawa, hindi mo makikita din yung asawa mo, anak mo, or nanay mo, tatay mo. Abay, nakakalungkot yun, di ba? Pero imagine mo, kung from the line of thinking na sinasabi mo, na kung hindi natin may experience yun, overpowering yung saya. Yeah. Na hindi ka naman masaya dahil hindi mo makikita yung mahal mo sa buhay, 'di ba? Pero yung lungkot noon ma-overpower niya dahil sa sobrang saya na ma-experience mo sa heaven, 'di ba? And kumbaga, makikita mo kasi doon lalabas doon yung justice ng Panginoon eh, na mag-aagree ka mismo sa Lord na kumbaga. Kaya kung gusto mo ang iabogado sa Panginoon ngayon, ngayon ang time hangga't buhay tayong lahat. Kasi once wala na tayo, nasa heaven na tayo, kahit anong abogado mo diyan, wala na. Hindi na kumbaga na desisyonan ka na eh. Either yeah. Pupunta ka doon o pupasok ba sila doon o hindi, wala ka nang magagawa doon. Alam mo 'yun. Doon mo maiintindihan naman yung justice ng Panginoon. Yeah. Yun. So, ayun. Yun po. Ang question ko sa sarili ko is, have I done enough? Parang ganun. Kasi nasubukan ko ng, you know, magbigay ng Bible sa kanila, mag-share sa kanila, pero kasi nung na-baptize ako sa Christianity, umiyak yung nanay ko eh. Mm-hmm. Parang sobrang nag-fail, sabi niya, nag-fail daw siya. Mm-hmm. Bilang Catholic mother, sabi niya sa akin. Mm-hmm. Sabi niya, susuportahan kita sa lahat, puwera lang dyan sa church na yan, sabi niya. Mm-hmm. Yun ang hindi ko makakalimutan. Puwera lang dyan sa Christian church na yan. Mm-hmm. So, yun ang hindi ko makakalimutan, sabi niya sa akin. Mm-hmm. So, I don't know kung, yun nga, if I have done enough. Sa ngayon, nasa prayer list natin, yung pamilya ko, parang ganun. So, and yun, isa pa yun, yung lahat po ng family dito sa church natin sa Lapilnas, talagang pinapag-pray natin. So, hindi lang kayo yung yung nagpa-pray for them, kundi pati yung prayer team nagpa-pray sa bawat family. So, ayun. And yun, pinangangawakan natin nga na pagka tayo ay, you know, tunay na naglilingkod sa Panginoon, dawit pati yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal natin sa buhay. Which is so good, you know? And ganun ang makikita natin na nangyari kay Abraham at saka kay Lord. Mm-hmm. So, anyway. So, nandito na po tayo sa chapter 14. Ayan. Abraham rescues Lot. Okay. So, sino ba ang una nating victim na magbabasa? So, from verses 1 to 7. Ayan. Makikibasa po si Tita Elvi. Ayan. Dahil kayo po ang una sa aking Zoom. Ay! Nakamute po kayo, Tita. Anong version yan? CSB po. CSB. Christian Standard Bible. Ibang yes. 14 verse 1. In those days, King Amraphel of Shinar, King Arioch of Eleazar, King Chedor Laomer of Elam. Ganda ng pangalan, ano? King Ched na lang. King Ched. King Ched. Oh, okay. And King Sidon of Goyim. Wage war against King Bera of Sodom, King Bersha of Gomorrah, King Shinab of Adma, and King Shemeber of Seboim, as well as the king of Bela. All of this came as allies to the Siddim Valley, that is the Dead Sea. They were subject to Chedor Lamer for 12 years, but in the 30th year, they rebelled. Verse 5, in the 40th year,
Shadow Lamar and the kings who were with him came and defeated the Rephaim in Ashteroth Tarnai, the Zuzim in Ham and the Emim in Shabeh, Kiryataim and the Horites in the mountains of Seir, as far as El Paran by the wilderness. Then they came back to invade En Mishpah, that is Kadesh, and they defeated the whole territory of Amalekites, as well as the Amorites who live in Hazazon Tamar. Hanggang ngayon, talagang wala pa rin kaming mapiling pangalan eh. Yeah. Puno ng pangalan ng... Ayan, Chedlor Lamar. Chedlor Lamar. Chedlor Laomer. Talaga eh. Wala talagang nag-ano eh. Chedlor Laomer. Ayaw naman namin kayong pahirapan, di ba? Kakatawag sa anak namin. Hindi pwede. Okay, ayun, Kirya time. Kirya time. Okay. So anyway, dito sa verses 1 up to 7, mm-hmm. Makikita natin dito yung mga different kingdoms. Ayan. So, nag-wage ng war. Okay? It's yung pinaka mga una, Shinar, Elazar, yung mga lugar na yan, nasa north. Ang kalaban nila yung south. Yung Sodom, yung Gomorrah, nasa bandang south yan. So anyway, may mapa pala ako. Mamaya, Pastor Jeff, mamaya i-share screen ko na lang yung map. Sige. So anyway, so yan yung mga characters dito sa unang ano, sa unang verses. So tawagin na lang natin silang the nine kings. Kasi ang hirap anuhin ng ano mga pangalan nila. Okay, so the nine kings, sila po yung mga characters dito sa unang mga verses. All right. And may then gulo, kumbaga may gulo. Yes. War. Although, yan, hindi naman sinabi kung ano yung punot dulo ng gulo. Mm-hmm. I mean, dito sa chapter na to, basta ang sabi lang is parang may nagrebel. Nagrebel yung mga southern kingdom. Parang ganun. Mm-hmm. Anyway, verses, ano naman, 8 up to 12. Tita Amy, kung pwede po magbasa. Okay. 8 to 12 po. The king of Sodom, the king of Gomorrah, the king of Adma, the king of Zeboim and the king of Bela, that is Zoar, went out and lined up for battle in the Sidim Valley against King Chedorlaomer of Elam, King Tidal of Goim, King Amraphel of Shinar, and King Arioch of Elazar, four kings against five. Now the Sidim Valley contained many asphalt pits, as the kings of Sodom and Gomorrah fled, some fell into them, but the rest fled to the mountains. The four kings took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their food went on. They also took Abram's nephew Lot and his possessions, for he was living in Sodom, and they went on. Nadamay si Lot. Yes. So, dumagdag na ng isang character. Yeah. Lot, nandito na sa ano, sa verse, ano na to. So, anyway, so, yung Northern Kingdom, apat na kings. Mm-hmm. Southern Kingdom, lima. So, natalo nung, ano, nung Northern Kingdom, yung Southern Kingdom, yung limang kings. So, yun yung nangyari dito. Mm-hmm. So yung iba daw, they fled to the mountains, yung iba nahulog sa asphalt pits. Yung po ba ay tar pits? Yun, pareho lang po ba yun? Kasi naalala ko, pinutahan ni na Gianna yung tar pits. Actually, hindi pa nakakapunta ron. Ano ba itsura nun? Oo nga, ano ba itsura nun? Ano ba itsura ng tar pits? Kumunoy. Kumunoy. Like mud? Quicksand. Ano po? Quicksand. Parang quicksand pero spato. Tar pits. Para siyang parang putik na malagkit. Putik na oil. Yung spato yung ginagamit sa kalsada, yung binubuhos nila, inaalo sa buhangin. Oh. Kulay itim.
Ano yun? Ano yung pastor? Naturally, nandun siya? Yes, natural yung pastor. Parang lumalabas. Para siyang, kung baga sa tubig, parang gripo. Parang gano'n. Basta lumalabas na siya doon. Parang pan, di ba? Oh, mapuntahan nga yan. Lapit na sa church natin, di ba? Pero maamoy mo yung amoy niya, yung ibang amoy niya. Aspalto na amoy. Yung kasing amoy din ng aspalto na pag naglalatag sa ano kalsada? O yun, yun. Ah, ganun din. Oo, yun din. Oh. Kaya na-pre-preserve yung mga animals doon eh. Mm. Biruin mo yung iba nahulog doon na mga ano, ng mga taga-Southern ano. Wawa naman. So, na-pre-preserve yun sila. Oh, wow. Okay. Fertilize. Yeah. Oh. Wow, okay. So anyway, so ganun po ang nangyari dito naman sa mga verses na to. So nakuha nila pati si Lot. tsaka yung mga possession niya, tsaka yung family. Ayun, alright. So, doon naman po tayo sa 13 up to 16. Ayan, sino po next? Oh, ayan. Kayo po, Tita Girly and Pastor Dave. Ako na. One of the survivors came and told Abram the Hebrew who lived near the oaks belonging to Mamre the Amorite, the brother of Eshcol and the brother of Anir. They were bound by a treaty with Abram. When Abram heard that his relative had been taken prisoner, he assembled his 318 trained men born in his household, and they went in pursuit for as far as Dan. And he and his servants deployed against them by night, defeated them, and pursued them as far as Hobah to the north of Damascus. They brought back all the goods and also his relative Lot and his goods, as well as the women and the other people. Wow, okay. Pastor Tim, may napansin lang ako. Yes po. Sabi dito, one of the survivors came and told Abram the Hebrew. Yeah, ang question ko, diba? Para sa kanila, Pastor. Bakit okay. Naka-specify yung the Hebrew? Ano sa palagay niyo? Kasi siya po yung nagtitimpla ng kape, Hebrew. Hebrew. Walin. Lalaki pala. Lalaki, Pastor, ano? Oo nga. Lalaki siya. Hebrew. Kaya siya yung tagatimpla ng kape. Hebrew eh. Di lalaki nga. Kasi tandaan natin, Pastor Tin, si Abram ay tatay ng Hebrew people through Israel, 'di ba? Isaac, sorry, through Isaac. Tapos Abraham, Isaac and Jacob. So diba? Isaac. Hebrew people 'yan eh. Abram, Isaac, tapos Israel. Oh. 'Di ba? And then the Joseph, the 12, and then the Israelites. Pero anak niya rin si ano, si Ishmael, yung tatay naman ng mga Arabo. Arabo. 'Di ba? So dito ang linaw-linaw na si Abram ang promise talaga, kasi hanggang ngayon kinokontest yan eh. Ang sabi ng mga Muslims, ng mga Arab, ang inalay talaga ng Lord, firstborn, si Ishmael. Yun ang claim nila, hindi si Isaac. Ang promised son kay Isaac, ay kay Abraham, ay si Ishmael, hindi si Isaac. Eh pero ang prophecy manggagaling si ano, si Jesus kay David, and then papunta pabalik kay Isaac, kay Jacob, at kay Abram the Hebrew. Eh, ang tanong, sino ba Hebrew ngayon? Eh, di ba yung lahi ng mga Israelites? Di ba? So, ang linaw, ang intention, Abram, ang kanyang descendants are Hebrew. Nag-side trip lang itong si Abram, eh, kasi naman, eh, binigay ni Sarah yung kanyang ano yun? Kanyang maid. Na si ano, si pangalan, Hagar. Hagar. Oo. So hindi nag-aayos, kaya laging Hagar. Ano?
So, ngayon, ito Egyptian to, Egyptian na maid na nakuha nila kay Pharaoh. So, sabi ni Sarai, anakan mo yan para sa, kasi hindi na ako manganak. Hello, 90 years old na ako. Diba? So, ito, anakan mo na lang to. Si Abraham, mahina yung kanyang moral fiber at bumigay na naman, inanakan niya. So, naging problema. Hanggang ngayon, problema nila yan. Kaya may away ang Israel at saka ang Arab nations dahil sa sinimulan ni Ishmael at saka ni Isaac. No, yung time na yun. Pero malinaw dito, sinasabi, Abram the Hebrew, not Abram the Arab. Kasi the Arab was available na during those time. Ang Egyptians are Arab people. Di ba? Yung si Hagar, Arab yun eh. Kaya yung anak niya, Arab din. So pinanganak yung mga nakapalibot na Arab nation sa Israel through Abram, Father Abram, di ba? So ito si Abram, anak niya sa labas yun kasi ang talagang asawa niya ay si Sarai. So talaga, ang intention ng Lord, Abram magkaroon ng descendants na mga Hebrew. Pero nagkaroon nga ng mga Arab, pero hindi naman din sila pinabayaan ng Diyos. Di ba? So yun lang yung napansin ko dyan, in-specify. Pastor, kasi Hebrew si Abraham also Sarah Hebrew din. Kasi si Ishmael Arab siya kasi ang nanay niya Arab. Arab, exactly. So I think sa kanila ang nationality will go kung sino sa nanay. Sa nanay, kahit yung kung ang nanay ay nanganak doon sa let's say sa Pilipinas, Arab pa rin siya, hindi siya Filipino citizen kasi. Pero kung ang tatay Arab, magulo, no? Basta it goes with the nanay. Oo, yung nanay yan, kumbaga tinitingnan. Kaya si Sarah Hebrew din. Kaya nagiging Hebrew talaga ang lahi. Mm-hmm. Okay. So, pero ang genealogy sa tatay kinukuha. Genealogy sa tatay. Sa tatay. Tapos, pero ang lahi. Hindi kasi, tanda mo, pareha silang Hebrew. Si Abraham at si Sarai. Yes, sila. Either or yun, Hebrew talaga yung kakalabasan ng lahi nila. So may trip lang talaga itong si Abraham. Na kagagawan din ni Sarai dahil hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Kung doon naman po sa ni Ishmael, sa point of view naman ni Ishmael, na Hebrew yung tatay, tapos yung nanay niya, Arab. Okay, Arab so, sila. Ba't sila naging Arab, di ba? Ba't hindi sila naging Hebrew? You need to understand, kaya hindi sila naging Hebrew kasi yung hinanakit nila doon sa Hebrew na kapatid nila. So halimbawa, parang yung tatay nila, Bicolano, ang nanay nila, Ilocano. So they took the Ilocano side kasi yung mga Bicolano, yung descendants noon, ayaw nila. Nakuha mo? Pero kung titingnan mo ngayon, no, doon sa present time, pagka in-interview mo ang Arab at saka Hebrew, pag pinansin mo yung Bible at saka Quran, madami silang pagkakahawig kasi isa nga ang pinagmulan. Di ba? Actually, ang tinutukoy nilang Diyos, isa, yung Diyos ni Abraham. No? So, baka tayo na kumbaga, ang sinasabi nilang Diyos, si Allah, yun yung sinasamba ni Abraham, sabi nila. Kasi ang dulo talaga nila, the buck stops kay Abraham. Kumbaga, magkakalabo-labo na sila sa lahat ng usapin. Wala silang Jesus, wala silang 12 tribes or whatever. Hindi sila naniniwala sa ganito, sa ganyan. No? Pero pagdating kay usaping Abram, lahat sila nagkakaisa. Kasi yun ang tatay nila. Eh. No? Kaya nga, pagdating sa history, nagkakaposisyonan. Sino ba talaga yung tinawag na Diyos? Sino yung firstborn? Diba? Kasi talaga, ang firstborn si Ishmael, technically. Pero hindi siya ang called. Halimbawa, si Esau at saka si Jacob, technically, nauna si Esau. Pero hindi siya ang called. Nakuha natin. Kumbaga, madami. Si Joseph, he's the 11th son. Ang panganay si Reuben, hindi naman din siya ang called. Nakuha natin, parang gano'n. So, yung birthright, importante, pero ang Lord, willing siyang nasa heart siya tumitingin. Si David was not even the firstborn.
pinakabata siya, di ba? Pero sa heart siya tumitingin. May calling siya eh. Kumbaga, hindi porque, kumbaga, nauna yon o ano pa man. May calling ka, may specific calling ka sa Lord. Parang ganun. Mm-hmm. Okay. Go ahead, sister. Ah, okay. So, ano pa po ang mapapansin nyo? 3:18. Yes. So verse 14, ayan. Oh, when Abram heard that his relative had been taken prisoner, he assembled his 318 trained men born in his household and they went in pursuit as far as Dan. Okay, Pastora, so, ano ba ang trabaho ni Abram? Pastol yan, di ba? Oh, yun nga eh. Pero mayaman, mayaman siya. Mayaman. Oo. Oh. Pero hindi naman siya ano eh, hindi siya army eh, hindi siya yung soldier. Hindi siya trained na general. Hindi siya David type. Lumalaban, 'di ba? Pero alam niyo 'yun, parang si Noah, naalala niyo? Hindi naman siya karpintero eh, 'di ba? Pero look how the Lord will move sa buhay mo kapag ka obedient ka. Di ba? 318 trained men. Ano ba to? 318 lang eh. 70 na tayo sa church. Malapit na nating abutan yan. Di ba? Paano nila tatalunin yung ano? Yeah, exactly. Yung five kingdoms yun, Pastora, di ba? Four kingdoms yun. Four na pala, four. Tapos 318 lang sila na trained men. In other words, si Abraham was very courageous. Amen. Because he depended on the Lord to help him. Yun ang sikreto. Mm-hmm. So kahit gaano pa karami yung soldiers nung kalaban nila, eh kung ang kakampi naman ni Abram ay si Lord, talagang wala siyang takot. So ang formula, Tita Fe, is faith. Faith to God plus compassionate heart to his relative Lot. Yes. So tinatawag din tayo ng Panginoon, tayo mga Kristiyano ngayon, to have faith in God, do not give up, and continue your compassionate heart. That God can save your relatives, friends, no? Basta meron kang heart na gusto mo silang i-save, kagaya ni Abram. No, actually ano pa lang to, unang beses pa lang niya sinave si Lot. May pangalawang beses pa sa mga susunod na chapters. 'Di ba? So kasi gugunawin na yung Sodom and Gomorrah nakabalik na sila, 'di ba? Kasi sabi dito sa 16, he brought back all the goods. No, binalik. And all his relative Lot and his goods, so as well as the women and the other people na ninakaw ng four kingdoms. Diba? So, ibig sabihin, faith niya sa Panginoon, kasi talaga naman, lupit ng faith niya. Tinawag, pumunta sa ibang lugar, tapos lumusob, di naman siya soldier, pero alam mo, 318 lang tao mo, faith talaga yon. Yung courage siya nandun. Plus, yung compassionate heart niya na talagang gusto niya sagipin yung kanyang pamangkin. Kasi nga, siguro, he's hoping na through his true Lot, lalabas yung kanyang, descendants. Di ba? Maybe same kasi yung pastor eh. Yung mga SWAT yun, pastor. Hindi, mga SWAT. Yeah, kahit 318 lang yun, pero highly trained. Highly yun. Trained, yeah. Yeah. Okay, highly trained. Ini-imagine ko kasi habang binabasa ko to, yung sino nga ba talaga kasi si Abraham? At saka ito yung parang pinakauna niyang war na hindi naman kanya talagang war to begin with. At saka nadamay lang siya eh. Ba't natakot siya sa Egypt noon? Kaya niya, may 318 pala siyang highly trained. Kasi mas, di ba, ito, four cities yung kalaban niya eh, four kingdoms eh. Hmm. Di ba? So, ano ba, nag-increase na naman ba yung faith niya dito? Diba? So kasi pag gano'n na, pataas ang pataas na faith niya eh. Hanggang sa may time na papatay niya yung anak niya, faith na naman yun. Diba? So,
kumbaga, it doesn't mean na konti yung resources mo ngayon. Diba? God is not looking doon sa numbers mo. He's looking doon sa big heart mo. Yung courage to go on. Huwag kang titigil. Diba? Pastor. Go ahead. Pastor, hindi ba yung land ni Abram na mas alam niya yung lugar kung pwede sa honeymoon? Mas kamisado niya? Ang alin po? Yung area na pinag-anuhan nila, no? Dumuso po sila sa north. Ay, okay. Pa-share screen po ako, Pastor, ng mapa. Mapa, sige. Yan, yeah, okay. Andali lang. Okay, gagawin kitang ano, host. Okay po. Yan, host ka na? Stop share ako. Okay. Okay. Ay, wait lang. Yan, share. Eto. Ayan, kita niyo po ba? Ayan. So, nakikita niyo rin po ba yung mouse ko? Mm-hmm. Okay. So, dito, eto yan, si Elazar, si Ella, yan yung mga nasa north. Mm-hmm. Okay, so bumaba sila, lumusob sila, eto yung mga southern kingdom. Lakihan mo. Makikita niyo, eto yung tar pits. Yan. Yung totem. Sabi. Ano po? Sabi ko dun sa may DC banda. Opo, ito yung Dead Sea. Yung Sodom and Gomorrah, maliit na lugar eh. Nandito lang daw eh. Oo nga, nandiyan okay. Nga. Sa tapat. Sa Jordan. Yan. Tapos, Jordan, yung nilagyan mo ng number 2 sa Jordan yan. Ito? Yung malapit, yeah. So, Jordan River. Diyan pumasok yung ano eh. Nandiyan yung Wall of Jericho. Oh, okay. So dito sila, King's Highway. Dito daw sila naglaban-laban eh. Mm-hmm. So ito yung tar pits, ganyan. Si Abraham galing pa dito. Okay. So lumusob siya. Actually, hinabol niya kasi naabutan daw nila sa Dan. Mm-hmm. Yung mga Northern Kingdom, ang layo, di ba? Pero naabutan nila dyan. Mm-hmm. So, ayan sila. So, yan yung mapa. Para sa ano, kaalaman din ng lahat, ayan yung same map ng Israel today. Okay, so yung sa 3 and 4 hanggang 5 yan yung Southern Kingdom na Judah. Yung pataas, yung 6, 7, 1, 2 yan yung Northern Kingdom na Israel. Na nung pagbalik na nila nung after na nung time na ni Moses and then time na ni Joshua. Kita niyo yung Jericho doon sa number 2, diyan sila pumasok. Yung Jordan River, doon sila tumawid na kung saan na, ano ba yun, naging miraculous na parang... Nahati din. Parang Red Sea rin nangyari doon sa incident na yun eh. So, mapapansin niyo na familiar talaga sila sa lugar na yan. No? Pero meron na nakatira diyan before eh. So, pero yan yung promised land na binigay. Nawala rin sa kanila, binalik no 1945 after the war, 1946. Yes, diba? So, yan yung Israel. Kaya nakatira dyan ngayon, mga Palestino at saka mga Israelite, Hebrew. So, ayan. Okay, stop share ko na po. Ayan po ating mapa. Ayan. So, pa-share screen na lang po ulit ng ano, nung Bible verses, Pastor. Okay, sige. Ibalik mo sa akin yung ano, yung... Ay, okay. Go ahead, tita. Ang Hebrew ba is tribe or religion? Ang Hebrew po ay isang lipi. Para pong Pilipino. Ah, ganun. Pero ang tawag din sa kanilang salita ay Pilipino. Parang tayo, hindi Tagalog ang national language natin eh. Ang national language natin ay Pilipino. Tapos lahing Pilipino. Parang sila rin, lahing Hebrew. Pero ang salita nila that time ay Hebrew na ang tawag. So, share uli natin yung ano. Yan. Okay. O, sino naman tong si Melchizedek? Nako, panibagong character. Mm-hmm. Napaka-interesting. Interesting yan, oo. Papasok na naman ata dito si ano. Real time.
Eh, ano po ba pangalan ng Three Kings? Hindi ba Melchizedek din yung isa doon? Hindi, si Melchor yun. Ay, Melchor. Baltasar Gaspar. Oh, hindi ko alam. Hindi ko naman nakita yung pangalan na yung sa Bible. Yung si Melchor sa Gaspar. Oo nga eh. Yeah. So anyway. So, yun po ah, yung first part nung ano, nung chapter 4. May questions po ba bago tayo pumunta dito sa kay Melchizedek? Yeah. Or meron po, po ba kayong additional information na gusto nyong i-share? Ayan. So sa makatuwid, Pastora, nagkagulo yung siyam na kingdom, yung apat, kinuha yung lima, nadamay si Lot, kaya pumasok sa picture si Abraham. Na hindi naman supposed to be dapat. Hindi siya kasali doon eh. Oo, hindi siya kasali. Eh ngayon, sinagip niya si Lot, ibinalik niya lahat ng kay Lot, nadamay din. Na-release yung five kingdoms. Yes. Nakuha natin. Laking pasalamat nila kay Abraham. Oh, kaya papasok to ngayon si Melchizedek. Melchizedek. Ayan. Oh, at ano yung blessing niya? At ano yung kinalaman nito? Bakit tayo meron tithes and offering na portion? Ayun. Ako, magandang tanong. Okay. Mm-hmm. Sin po buang next? Tita Fe. Tita Fe. Kung okay. Kung pwede 17 up to 20. Okay. After Abram returned from defeating Chedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him in the Shebe Valley, that is the king's valley. Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest to God Most High. He blessed him and said, Abram is blessed by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has handed over you enemies to you. And Abram gave him a tenth of everything. Mm-hmm. Okay. Anybody po na gustong mag-share kung ano yung mga importanteng bagay na nakita niya dito sa verses 17 to 20? Or ano yung nag-strike sa inyo? The bread and wine. Uh-huh. Okay, very good, bread and wine. Sige. May inuman. And tight. Inciting. Inciting, okay, very good. A tenth of everything daw. Yes, ano pa ang nakita nyo? Priest. As a priest. A priest, okay. Sige po, ano pa? Blessing. Yung ano po? Blessing. Tapos, first special. Symbol of Jesus Christ. The act of giving thanks kay Abram. Okay. Wait lang ha. Ako napansin ko, ano, merong tinatawag na theocracy, no? Ang theocracy, ang ibig sabihin ng theocracy ay kung saan ang leader, ang hari at ang spiritual leader ay iisa. No, parang sa Iran, parang ganoon, 'di ba? Oh, itong si Melchizedek ay hari ng Salem, Salem bed ba? At saka siya rin ang ano, pastor. Kumbaga siya na president, siya pa ang ano, siya pa ang cardinal sin, parang Archbishop of Manila, parang ganun. 'Di ba? So, nag-bless na si Abraham kasi napansin ko dito, naka-capital yung ano, God Most High, tapos dinefine niya pa creator of heaven and earth. So, he's pertaining to the same God whom Abraham is worshiping. So lumalabas, believer itong si Melchizedek ni Jehovah. Yes. At ang Salem daw, di ba si Melchizedek is king of Salem. Mm-hmm. Ang Salem daw ay Jerusalem. Kaya Jerusalem. Yes. So, yun, yung napansin ko rin, yung bread and wine. Kung ikaw ba naman ay king, at magpapasalamat ka, or, you know, kung baga kung maghahanda ka, hindi
hindi bread and wine. Siyempre yung mga the best na mga ano, yung mga katay, mga ganun. Ito sa ano. Diba? Kasi hari siya ng Salem eh. Pero, bakit nagpunta si Melchizedek at para i-meet si ano si Abraham? Eh, hindi naman ata kasali tong ano lugar nila eh. Doon sa mga nag-away-away. He's thankful to Abraham because Abraham was an instrument na for the peace to be brought back doon sa area. Hindi siya kasali pero kung hindi magkakasundo-sundo, masasali rin siya. Sa bagay. Kasi dumaan yata yung army doon. Kasi nasan ba yung area niya? Nandun din eh. Nandun, banda sa taas. No, banda baba siya. Bandang baba, Jerusalem eh. Inakita ko sa mga parang bandang taas ah. Wait lang. Bandang baba nung pa. Pagka Jerusalem, nasa south yun. Nasa south ba? Ang Jerusalem ha. Ewan ko ang Salem kung saan. Kung isa man sila, alba, sabi mo kung isa sila, nasa baba siya dapat. Pero kung nasa taas siya, iba siya. Hindi siya Jerusalem. Ang Jerusalem ay capital ng city ni David, di ba? Judah si David. Tama, nasa taas yung mapa na pinakita kanina. Ah, okay. So hindi sa Jerusalem. Kasi ang kabila noon is nasa taas, konting taas lang po. Pasto, konting taas. Jordan, yeah, tama na. Kasi yung tubig ng Gitse, yung pataas noon Jordan River yun eh, yung paliit. Mm-hmm. Sa taas. Ang Jerusalem dito sa may left side. Oh, so part pa siya ng Judah. Nasa taas siya, papunta sa taas. Part pa siya siguro nga ng ano nung sa pero southern. yung length na yon, parang Philippine map siya, di ba? So ano siya, parang nasa Visayas siya, ganun. Hindi eh, konting taas lang eh. Konting kasi taas Mamre tapos Bethlehem tapos Jerusalem eh. Konting lang ang ano. Oo. Oo, yun na nga yun siguro. Yun na nga ano. Oh, alamin natin. Yeah. Eh, balik, puntahan natin yan. Pupuntahan naman natin yan. Oy, masaya yan. Masaya oh, yan. Doon natin alamin. Doon natin alamin. But ano lang yan, konting ano lang yan, konting tinda lang yan ng, ano, ng $3 na melon. Ng melon juice. Yeah. Puntahan natin ng burger yan. Makakarating din tayo dyan. Melon lang ni Tita Girl yan. Sige, bili lang kayo ng bili. Ako nang bahala. Ayun, no? Walang palang mag-ipon. Ano ba yan? Pastor King, kinross mo ng kinross yung screen. Ay, no, nawala. Sorry. Andala. Stop share ko muna. Ayan. Okay. So, subukan natin bumalik. Nasaan na ba? 21. Ayan. Nabura na. Okay lang. Ayan. O, narinig nyo yun, guys, ha? Pupuntahan natin yun balang araw. Oo, kaso bibili kayo na maraming melon. Yes. Bili lang kayo ng bili na. Bili, ipon tayo. Makakaipon din tayo. Masayang field trip lang. Okay. 2,000 pwede na. Bawat isa. Per tao. Per tao. Sama yes. Niyo si Malaya. Depende sa... Uy, pwede. Okay. So, anong nangyari? So, ba't si Melchizedek? Okay. So, again, Melchizedek is both a king and a priest at the same time. Noong unang panahon, hindi pumapayag si God na, you know, yung isang king ay maging isang pare or is maging isang priest or yung priest na maging hari. Parang ganun. May nangyaring instance, nakalimutan ko sino eh. Si King Saul. Meron pa rin siya eh, na binigyan niya ng leprosy. Ah, si Naaman. Naaman ba yun? Naaman ba? Nalimutan ko na. Somebody. Pero kasi ginusto niyang maging priest din. Pero hindi siya pinayagan ng Diyos. So parang ganun. So bihirang-bihira lang yung king and priest at the same time. Mm-hmm. At malalaman natin yan kung sino yung kahalintulad niya in a bit. Jesus Christ. Ay, binukin niyo naman. Galing talaga ni yes. Then, first honor. Yes. Grabe. Yeah. Inihalin po na si Melchizedek kay Jesus. Yeah. Represent. Kasi nga, anyway. Ano eh,
binanggit dito yung bread and wine. Eh. Parang it's the same doon sa kay Jesus Christ noong time niya. It's a prophetic. Yeah, prophetic ano to eh. Verse eh. Parang si Pastor. Sabi na dito sa future. Sabi ni Pastor Tin, pwede naman maghanda to ng ano eh, ng mga sisig, ng mga lechong kawali. Basta yung mga festive na pagkain. Bakit? Ba't nilabas na? He brought out the bread and wine. Well, ang bread and wine, customary, eh, ito ay basic staple food nila. At usually, yun ang kinakain nila sa dinner, kagaya ng Last Supper, di ba? Pero ito ay isang prophetic verse na si Melchizedek ay both kingly anointed and priestly anointed. So ganun din si Jesus, kingly and priest, di ba? King and priest. Plus prophetic, sabi ni Pastor Rave, dahil bread and wine will be also served, no, in commemoration dun sa kanyang sacrifices. As part of the celebration nila Abraham at Melchizedek, at part din ng celebration ng Last Supper. Supper. Gagulo yung pikot sa kaef. Ayan. Tapos yung verse 19 po. Kung mapapansin nyo, he blessed him. Kumbaga, Melchizedek blessed Abram. And said, Abram is blessed by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High who has handed over your enemies to you. Kumbaga, parang si Melchizedek, he blessed Abram, and he blessed God also at the same time. So, kumbaga parang, kung titignan mo, eh si Abraham, sobrang blessed na ni Lord. As in, like, sobrang blessed ni Lord. Bro, mo, 318 lang ang tauhan niya, nanalo siya. Marami siyang ari-arian, marami siyang, you know, mga livestock, and, you know, he's so rich already, and he's so blessed. Pero binless pa rin siya ni Melchizedek. Pastora, then, yes po. Yes, instead of 318, ilan dapat sana? Wala naman pong nakasulat na specific kung ilan talaga ang army. Pero ang inano niya lang, kung ilan talaga ang kabuuan ng army ni Abraham. Pero ang nakasulat dito po sa chapter na to, 318 trained men. Hindi po natin alam kung yun na ba ang lahat ng trained men niya or kung meron pang iba na hindi niya lang sinasama. Oo, or dinala. Or baka ito yung parang special forces niya. Special forces, yeah. Top of the line, ano niya, parang ganun. Kasi marami po siyang tauhan eh. Tsaka in connection doon sa apat na cities, apat na hari with a lot of armies, obviously yun. Pero 318 lang papadala mo, wala tong pinagkaiba doon sa Gideon 300. Mm-hmm. Diba? Na again, God is not looking sa numbers. Kahit ang Lafilnas, mag 1,500 tayo. Kumbaga, he's not looking sa numbers. He's looking doon sa quality ng heart who will worship Him every Sunday. Diba? Right, so, right. Kung may 1,500 tayo every Sunday pero not worshiping, mm-hmm. Pero may 70 ka every Sunday and everybody's worshiping. Yeah, The Lord is more interested doon sa aroma of worship that you can bring to Him than the numbers. Yeah. The numbers can please people. The numbers can please Facebook. I mean, but the heart of people, yun, dun interesado si Lord. Kaya 318 lang kailangan niya. Actually, sobra pa siya ng 18 kay Gideon. Oh, yeah. 18 lang, lamang lang ng 18 na tao. Oh, tsaka yung ano, yung movie na 300. Yeah. Ang ganda noon. Yung movie na 'yon. Pero yeah, totoo kasi pag inihalin tulad mo nga naman sa Facebook, you may have like 1,000 or millions of followers, pero alin ba doon talaga ang tunay mong friends? Kumbaga. Alam mo 'yun. So, it's not about the numbers. It's about kung sino yung tunay. Kumbaga. So, ayun. And then, ito yung sa last part. And Abraham gave him a tenth of everything. Ayan. So, ito daw, nung ni-research ko, ay pinakaunang ano ng typing. Pinakaunang... First verse, Genesis 14, no?
na binanggit ang tithing. Ang tithing. A tenth of everything. Ayan. Okay. So kaya maganda tong ano na to eh. So, then it became our parang culture sa mga Kristiyano to give a tithe of our earnings. Parang ginawa ni Abraham. But again, Old Testament yan. Kaya pagdating mo sa New Testament, hindi na applicable ang Old Testament law. Dahil may New Testament law na, si Jesus Christ na. So, inabolish na ba yung 10%? Yeah, of course. Pwede ka na magbigay ng 11, 12, 100. Up to 100. Oh. Hey, Pastor, sa New Testament kasi, Pastor, ang word na ginagamit doon is generously. Yes. So, if you are a generous person, you're not gonna give only 10%. Yeah, and cheerfully. Yeah. In fact, pwede ka magbigay nga na below 10 as long as cheerful ka. Ano, doon sa heart mo, ano, cheerful ka na binibigay mo 'yon. Kasi magbigay ka nga ng 10, ang bigat naman sa puso mo, parang alam mo 'yon. Mas interesado na si Lord na magbigay ka ng 1, 2, 3 whatever percent o kahit ano man 'yan, pero masaya ka, ina-acknowledge mo siya, 'di ba? Pero ito nga naging customary natin, naging culture natin mga Kristiyano to give a tenth, no? At binanggit din 'yan sa Malakay, sa ano, so yan, tithe. Tithe means tenth. Okay. Patuloy po sa 21, tapusin na po natin sa 21 to 24. Makikibasa po si na Kuya Aldrin. Ayan. Yeah. Si ate. Ate, no? Okay, hindi ba? Teka, mas matanda ako sa'yo, di ba? Linawin lang natin na Jasmine si Ate Corazon, hindi Corazon. Yeah. Jasmine. Yeah. Okay, number 20 pala. Then the king of Sodom said to Abram, "Give me the people, but take the possessions for yourself." But Abram said to the king of Sodom, "I have raised my hand in an oath to the Lord, God Most High, creator of heaven and earth, that I will not take a thread or sandal strap or anything that belongs to you, so you can never say, 'I made Abram rich.' I will take nothing except what the servants have eaten. But as for the share of the men who came with me, Aner, Eshcol, and Mamre, they can take their share." Yan, maganda yung verse na yan. Madaming, malaman yan, malaman. Okay, okay naman na mag-observe. Ano na-observe nyo sa mga verses na yan? Madaming pwedeng sabihin yung verse na yan. Naning kayo nakita. Sige, tutukan nyo mabuti, basahin nyo mabuti. Makikita nyo dyan yung gustong ipahatid ng Lord sa atin. Sa kostumbre natin mga Pinoy, sige, habang binabasa nyo, sa kostumbre natin mga Pinoy, napansin nyo ba sa mga probinsya, kung sino yung politiko, siya din yung may-ari ng factory, siya rin ang may-ari ng mga bukirin, mga lupa, di ba? Kumbaga, concentrated ang power. Pansin niyo, pag wala ka namang pagme-may-ari, mahirap ka, hindi ka naimbitahan sa mga ano, sa mga social gatherings, di ba? Pero kapag kasumikat ka, halimbawa, you raise from nothing to something or somebody, kagaya ni Pacquiao, di ba? He's nothing. Construction worker lang dati, nagbebenta lang yan ng donut buy. Kaya walang bumili sa kanya eh. Donut buy. Tapos ngayon, naging ano siya, sikat siya na boksingero, champion, naging senador. Ito mo, naghahati pa yung partido dahil sa kanya. Dahil nga yung isa gusto itakbo si Sara, yung isa gusto itakbo si Pacquiao. So para naging important person na siya. Di ba? So bakit sa palagay nyo, at ngayon, kita nyo naman sa Pilipinas kung nanonood kayo, kanya-kanya siraan na kasi filing na sa October, magkakaroon na tayo ng bagong presidente in a few months. Bakit sa palagay nyo na itong mga tao na to kumbaga balimbingan na, kumbaga dating kaaway, ngayon kaibigan, dating kaibigan, ngayon kaaway, di ba? Parang ganun. Bakit sa palagay nyo na sila anong tawag dito? Pumupuesto palagi, no?
Kumbaga, bakit sa palagay nyo, pag may kailangan ka, kailangan makuha mo yon kahit na manuhol ka pa. No, they make use of influence. Diba? So, halimbawa, pansin nyo, magkukumpare ang mga yan, yung mga anak sa kasal, anak sa binyag. Kumbaga, they create their weave, nag-weave sila. Yung iba, nagpapakasal pa yung mga anak nila, diba? Para yung power concentrated lang. Ano sa palagay niyo yung tinatangka ng King of Sodom? Kay Abram. Kasi remember, Abram is the man. At sa panahon na to, sa Manny Pacquiao. Kasi hero eh. Biro mo, 318 men. Bawa, 5 cities tayo. Kinapture tayo ng 4 cities. Tapos, itong mga nomads from the land of Ur na bagong dating dito, may 318 men, inirelease nila tayo. Wow. There's something sa tao na to. So he's the man. Ngayon, since alam naman natin, eto pa malupit. Prior this, in-acknowledge siya na Melchizedek. Diba? At binless siya. Diba? So, malakas siya, army-wise, malakas siya financially, malakas siya sa power, tapos anointed siya na kaya niyang tumalo ng four cities, ng four kingdoms. So, itong si Sodom na na-capture, taga dyan si Lot na na-capture, may tinatangka. Diba? Anong sabi ng King of Sodom? Abram, ikaw naman eh, kagaling-galing mo eh. Pwede mo na eh. Balik mo na lang sa akin yung tao ko. Pero sa iyo na yung possession. Kasi customary din na kapag ka yung sinakop mong isang bayan, lahat ng ari-arian, possession, yung mga babae at mga bata, makukuha mo yun. Pero ano yung sinabi ni Abram? Ayan. Diba? So, maganda yung sagot ni Papa Abram dito. Ano yung pinapakita ni Abram dito na, kumbaga, kasi alam niya na itong King of Sodom, tandaan nyo, papunta to dun sa istorya ng Sodom and Gomorrah na magiging masamang city sila. Actually, masamang city talaga sila. Masamang mga tao. So, alam niya na, kapag nag-compromise ako dito sa mga to, wala, corrupted na ako. Mm-hmm. Nakawa nyo, corrupted na ako pag nag-compromise ako dito. Kasi makakahiling na sila sa akin eh. Kasi, total naman, Abram, di ba, naalala mo, kinuha mo yung mga possession. Kung matatandaan nyo, pagdating pa natin doon sa forward, sa time ni King Saul, sabi ng Lord, wag na wag kang kukuha. Do not loot. Wag kang magnanakaw. Yung mga tawag doon, spoils of war. Yung mga asawa, yung mga bata, yung mga hayop, wag mong kukunin yun. Diba? So, kasi para hindi ka madumihan. So, ganito yung stand kagad ni Abram. Diba? Sabi niya, I have raised my hand in an oath to the Lord God Most High, Creator of heaven and earth. So ibig sabihin, yung principle agad na Matthew 6:33, pasok na kay Abram. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Diba? Sabi niya, I will not take a thread or sandal strap. No? Kasi, ibabalik mo sa akin yan someday. Sasabihin mo sa akin, eh di ba pinayaman lang kita, Abram? Ba't ka tatanggi ngayon? Nakuha nyo? So di ba yung mga daming politiko, hindi sila makatanggi kasi indebted sila. Utang na loob. Di ba? Kaya nga po, Pastor, sa work, di ba, yung code of ethics, tatanggap ng mga ganyan. Kasi, yun nga, like nung nag-volunteer ako sa Kaiser dati, meron yung mga pasyente magbibigay ng tip. Dapat hindi talaga kami tatanggap ng any tip kasi yun nga ang mangyayari. Sasabihin, binigyan kita, di ba? So, yun, masisira yung pangalan ng buong yung mga volunteers. So, amen. Code of ethics. Yeah, integrity-wise, pinangangalagaan ni Abram yung integrity niya kasi galing na siya dun. Wasak yung integrity niya, yung pinamigay niya yung asawa niya. Siguro naman natuto siya, di ba? So, alimbawa, madami sa mga churches ngayon na they go into multi-level marketing. The senior pastor allow it because siya yung upline. Nakuha natin. Kasi papasukan niya yung MLM, tapos siya upline. So wala siyang ginagawa,
Nakareceive siya ng checks, no? Pero madami kang ang pera pero bagsak ang integrity mo. Nakuha natin. So ito yung ano, ito yung magandang panawagan dito na pwede nating i-take away. Ganda nung stand ni Abraham dito. No, pero sabi niya eh, pero yung mga kasama ko, sige, bigay mo na lang yung para sa kanila. Para na. Pero sa akin, hindi ako magtitik. Hindi ko kukunin yan. Kasi una-una, marami na siya eh. Binless na siya eh. Diba? Tempting ang mundo. Madaming pwedeng i-ano sa inyo. No? In fact, sa akin, ilang tao na lumapit. Honestly, ilang tao na. Ilang beses na ako naging senior pastor. Ilang tao na ang lumapit sa akin na papasok sa church, ibibenta yung ganito, ganyan, or magpapasok ng ganito, ganyan, ganyan. I always say no. Alam mo yan? Kasi it's my responsibility to protect the flock. No, ayoko nung isang araw, imbis na tatawag sa akin, Pastor, pag-pray mo nga ako. Hindi, sabihin sa akin, Pastor, kamusta pala yung mga downline natin? Dumami na ba? Ayoko nung ganong usapan, di ba? Parang hindi na spiritual yun. Di ba? Hindi ka na nakakatulong sa kanila, di ba? Parang ganun. So, maaaring umaman ako, di ba? Maaari. Pero, eh, hindi naman yung intention ng Diyos sa'yo to store up treasures in heaven, not on earth, di ba? So, yun yung concern ni Abraham. Eh pagka ganun ang concern ni Abraham, lalo pa siyang pinapayaman ng Diyos. 'Di ba? Lalo pa siyang binibless. Kayo, ano sa paligid niyo? Ano 'yung nakita niyo dito? No. Anybody? Ano napansin niyo? Tasubing nito ng unfairness. What declared that the victory is the Panginoon. Yes. Prepare purpose. Pastor, kasi kumbaga si Abraham, Cody, so kung kukuha siya sa may sinners, manunuyan siya. Ano pa ulit? Kasi si Abraham, malinis na yung ano niya eh. Holy na siya doon sa ano sa ginawa niya. Mm-hmm. So kung kukuha siya sa isang sinners, sa isang maduming bagay, isasama mm-hmm. niya doon sa bagay niya, manunumi na yung bagay niya. Yeah, tsaka ang intensyon niya, sister, di ba, iligtas yung pamangkin niya. Yun lang ang main niya. O ngayon, sa pagligtas niya, nadama yung iba. O di okay lang. Pero hindi naman siya naghahanap ng kabayaran. Di ba? So, kumbaga, minsan ang intention natin ganun eh. Yung, wala naman tayong hiningin kabayaran. Tumulong lang. Di ba? So, pero kapalit ng pinagpapala tayo ng Diyos. The purpose. Yung pong ano, yung purpose po nung act ng ni Abraham doon is to declare yung pong victory kay yes. sa Panginoon. Amen. Nadali. The spoil does not belong to him. Hindi po belong sa kanya, sa Panginoon pa rin po. Amen. Yung Matthew 6:33 pa rin yan, di ba? Tsaka yung prinsipyo ni ano ni John the Baptist, may he increase and may I decrease. Hindi niya tinetake yung glory kasi ang sarap na nito, isikat ako ngayon, no? Pero yun, niligtas ko 5 CDs. 'Di ba? Limang hari ito nasa paanan ko ngayon. 'Di ba? Tapos yung apat na hari, sunod-sunuran sa akin 'to dahil ano, hindi niya tinake na ganoon. 'Di ba? Kasi gin-glorify niya ang Lord. Hindi niya gin-glorify yung ano, yung sarili niya. 'Di ba? Yeah, tama po yun. I agree yun, tita. Anything else? Pastor Tin? Hindi po siya nasilaw sa materialism. Hindi siya nasilaw. Oo, tama. Natuto na siya noon kay ano, no? Kay Pharaoh. Diba? Kasi binenta niya yung asawa niya. Loko to sa Abraham. Eh. Actually, pag-usapan namin yan bukas sa ano, sa anong tawag doon? Sa men's fellowship. Diba? Kasi ang pag-uusapan namin, usapang lalaki, 'di ba? Ano ba ibig sabihin ng pagiging matikas, no? At macho at tunay na lalaki. Paano ka ba magiging tunay na lalaki? Diba? Ito ba yung malakas ka bang uminom, 'di ba? Or marami ka bang babae or ikaw ba yung tipong ganito kagaya ni Abraham na meron kang paninindigan? Ikaw ba yung nagtitimpla ng kape sa asawa? Yung mga ganon. Yung mga tipong ikaw ba yung naglalaba kapag day off mo? Yan.
Di ba? Kasi ang tunay na lalaki sa atin, na kultura natin, mga Pinoy, di ba? Yung nanggugulpi ng asawa, yung mga ganun. Ayan, tapang talaga nung ano, kapitbahay na, bakit? Ginulpi yung asawa, machong-macho. Nako, eh, yun ba yung sinasabi ng Biblia? Di ba? Eh pagka nakita ka na naglalaba, ay, undress okay. Desire, hindi tunay na lalaki. Pero pag tinignan mo naman sa Biblia, iba sinasabi. Yun daw yung mas tunay na lalaki, yung nagsisilbi sa asawa, nagmamahal, hindi tumitingin sa iba. Ay nako, bukas na natin pag-usapan yan. At balik tayo kay Abraham. About the others, take away na tayo, Pastor Tin. Tanungin natin isa-isa ano yung take away nila. Go ahead, Pastor Tin. Ayan. O, take away po. Sino po ang gustong mauna? Aba, tahimik. Kasi ang tanong mo kasi, sinong gustong mauna? Okay, kung walang mag-volunteer. Madaming ibig sabihin yun. Pastor Tin eh. Sa take away. Take away. Kala ko naman kung ano yung ibig mong sabihin. Eh, ayo, ako ba? Ano bang take? Kumbaga, kung tayo nga naman ang papipiliin, yung blessing na galing kay Lord, na wala siyang hinihinging kapalit, binibless ka niya dahil gusto niya at mahal ka niya. Compared doon sa binibigay sa'yo ng mundo, or parang kay Abraham, yung hari, kasi meron siyang iniisip na ano, nakapalit in mind, parang ganun. E di, syempre, pipiliin mo na yung galing kay Lord na walang ano, anong tawag, mali siya ba yun? Walang ano? Walang iniisip na kapalit. Mm-hmm. Parang ganun. So, ayun. At saka nga naman, mayaman na kasi si Abraham. Hindi na niya kailangan ng ano, ng marami pang possession. Aanihin niya. Eh, ang nagbo-bless sa kanya ang Panginoon, na kayang ibigay kahit ano sa kanya. Kasi nasubukan na niya si Lord eh. You know, na talagang lahat ng pagmamayari ni Abraham galing kay Lord eh. So subok na niya ang Panginoon. Kaya nakakatuwa lang po na talagang nanindigan siya dun sa ano. At saka dun sa pinag-aralan niyo last week sa chapter 13, nakasulat na dun eh na ang Sodom extremely wicked. Mm-hmm. They know already. Yeah, the people at saka Sodom. Oo, at saka constantly sinned against God. Yun ang nakasulat doon sa chapter 13 last week. Alam na ni Abraham. Na, yun, yung parang sinabi ni Tita Lennon kanina, imimix mo ba yung malinis sa madumi? Parang ganun, na mga binigay sa'yo ng Panginoon. Mm-hmm. O yung mga abomination kay Lord. Baga parang huwag nating paghahaliin. Mm-hmm. So, ayun. Ako naman, Pastor Tin, na ang takeaway ko, ano eh, yung huwag akong titigil na mag-share ng gospel. Kasi kung talagang gusto kong i-save, hindi ko pala masisave. Kung gusto ko silang ma-save ng Panginoon. Diba? Si Abraham kasi gusto niyang ma-save ng Panginoon si Lot. Physically, no? Physically in danger si Lot eh. Pero ako, yung kamag-anak ko, yung mahal ko sa buhay, tatay ko, nanay ko, kapatid ko, mga pamangkin ko, mga kamag-anak, pinsan, tsahin, tsuhin, kaibigan, gusto ko silang ma-save ng Panginoon. Makilala nila ang Panginoon, magkaroon sila ng magandang relasyon sa kanya, di ba? At na-remind ako sa story ni Abraham na do not give up. At do not use your own strength kasi 318 lang ang ginamit ni Lord. So ako, hindi ako titingin na kumbaga sa ministry natin, I will not use my own strength. Alam mo man, hintayin ko lang si Lord na magpadami, hindi ako magpapadami. Diba? Kumbaga siya magdadala ng kaluluwa, hindi ako. Ba't ko i-stress na ang sarili ko sa isang bagay na hindi ko naman kayang gawin? Talaga, may stress ka kasi hindi mo kayang gawin eh. Diba? Ibigay mo na lang kay Lord. Diba? Siya ayaan mong gumalaw. Diba? So, kumbaga, let it be a Holy Spirit-led ministry. So, don't give up tayo. Wag kang kahit reject ka na i-reject, imbitahin mo pa rin sa Linggo, 'di ba? Imbitahin mo manood ng worship natin or whatever, or kahit sa ibang simbahan pa, basta ma-born again, 'yun ang importante. 'Di ba?
Baka kasi naman huminto ka na mag-invite o magalit ka sa kanya. Oh, tagal na ka tayo ni-invite, tapos sa iba si Baal ka na church. Huwag ka magalit. Nagsimba, nagsimba pa rin eh. Na born again pa rin, di ba? So makikita mo pa rin sa langit yun. So huwag tayong magdamot na ang church lang natin ang masisave, di ba? And lahat naman tayo, simbahan ng Diyos. Yun, yun ang aking takeaway. Yung compassionate heart na magpatuloy sa ano sa ministry at mag-share ng gospel. At mag-disciple. Okay. Sino okay. Po may takeaway? Isa-isahin na natin. Pumili ka na, Pastora. Tito Fe. Ayan. Ano po ang takeaway natin for tonight? Ang sa akin lang, yung ano sa lesson, maraming points, good points yung lesson natin tonight, but what is really impressing me so much is love for the family. Abram really demonstrated his love for his nephew. He made preparations for the day when he knew that Lot needed help. And so applying that in our Christian life, we must also make provisions or make preparations, you know, to help others just in case they need our help one way or the other. Much more so in the salvation of their souls. Compassion and faith in the Lord. Lord, alright. Ang mga sempron po. Ayan. Kayo po ang nasa next ano ko eh. So, yeah. Pastor Ray. Sa akin naman yung kay Abram, yung biniblis siya. Tapos siya naman yung nagbigay ng yung sa 10%. Huwag po natin kalimutan yon na araw-araw ay binibless tayo ng Panginoon. Hindi lang siguro financially, sa lahat ng bagay. Yung pag-ising na lang natin sa umaga. Actually, pag-ising ko, yun ang unang binabanggit ko agad eh. Thank you, Lord. Pag-ising ko talaga, yung pagkaisip ko agad, pag-ising ko, yun ang word binabanggit ko. Di naman, actually, 10% is figure lang yan eh. Pero kung ano man yung maibigay mo sa Panginoon, pasalamat sa Kanya sa bless na binibigay sa atin. Yun ang word na medyo natatouch ko doon dahil alam naman natin sigurong lahat na kung wala yung blessings ng Panginoon sa atin, eh, hindi mangyayari yung katulad ng ginawa natin ngayon, Bible study, yung oras na ginugugol natin ngayon, katulad ng iba na wala rito ngayon, ibig sabihin, yung mga bagay silang ibang ginagawa. So we're blessed na we're sharing the word of God tonight. Isa yun sa blessing natin. So magbigay din tayo para sa Panginoon. It's not only 10%, 10% of our time, 10% of our finances. Yung pag-spend mo sa Panginoon, ano na yun, malaking bagay na yun. Yun lang. Ako naman. Narinig ka? Siguro. So, okay. Parang sobra seryoso sila. Seryoso ba? Seryoso ba yung sinishare ko? Hindi, nakamute okay. Lang kasi lahat. Nakamute lang. Okay. Kaya mukhang seryoso. Parang nakita ko dito na kung ilagay natin yung sitwasyon ni Abraham in today's time, parang si Lot na napunta doon sa kumbaga like sa mga drug lords, parang ganun, sa wrong crowd. And then si Abraham talagang patuloy niyang inaano si Lot na sinubaybayan na sina, kumbaga kung tayo as Christians, meron tayong mga kapamilyang na punta sa masamang landas, patuloy natin silang sasagipin, tutulungan, i-guide kung sa tamang lugar. Tapos, yung importante din yung kahit parang kumbaga naging nakilala niya yung king ng Sodom, which is
hindi maganda, or in the Bible describes extremely mga wicked. Tapos parang kumbaga naging kakilala sila, pero hindi yung integrity niya, hindi niya dinumihan, hindi niya tinanggap yung bribe, or we call it now as bribe, yung bigay. So talagang pinanindigan niya na magkakilala tayo, pwede tayong maging kaibigan, but hindi ako pwedeng sumali, sumama sa iyo, parang ganon. So importante ang integrity natin, na panindigan natin as na sinabi natin Christian tayo, then we talk and we walk as Christians. Ganun. Amen. Amen. And magandang paalala. Seryoso? Naging serious. Seryoso ba lahat? Ang paalala po sa atin lahat yun. Integrity bilang mga Kristiyano. Totoo. So, parang hindi masamang makipag kaibigan ka sa mga ano, pero don't walk with them. Yes. Mm-hmm. Yeah. Kasi panawagan sa atin is for them to be saved. Eh. Yeah, ganun. So lalapit tayo, but hindi tayo sasali. Kung bagay yung ginagawa nila, hindi natin. Yun. Okay. Sabi ni Paul, you are in this world, but you are not part of this world. So, parang kanta lang po ni Little Mermaid yan, ah. Ano ba yung kanta ni Little Mermaid? Part of your world. Frozen. 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 Wale. Anyway, ayan. Para hindi naman po masyadong seryoso. Ayan. Kaya nga eh. Then, nakamute kasi. Baka akalaan nyo, seryoso lahat. Nakamute kasi. Kasi pag naka-unmute, yung mga iba't ibang kaluskos papasok eh. So tama lang yun na i-mute. In addition. Go ahead, tita. 13. I have observed quite a number of parents, you know, who choose the place where they should live just so that their children may be brought up in the right way, less temptation. So, ina-admire ko yung mga parents na yon. Sasabihin nilang, oh, doon kami sa malayo because less ang tentasyon sa mga anak namin to do evil, yung ganyan. Less ang tentasyon nilang ma-influence sila sa kalukuhan ng mga kabataan ngayon. I really admire those parents because they are aware of the fact that itong mga nangyayari sa mundo ngayon are strong influences to the children that are growing. Amen. Then, going back to the lesson that we had tonight, si Lot did not think of when he chose Sodom. He did not think of the temptation and the wickedness that may influence his family. Mm. And the wrong choice that he made, you know, when he was asked by his uncle to choose which part he would take, you know, created for him troubles. Mm-hmm. Na nag-argue sila, nagpa-fight silang ganyan. You know? So, ang pinakaano ko talaga dito yung importante ang lugar where you raise your children. Lalo na in the Word of God, the enemy, Satan has a very, yung ano tawag doon sa English? Yung influence. High ang kanyang cunning. Ang kanyang influence. Sir? Army niya, may mga orders siya, marami siyang mga officials, mga ganyan-ganyan, you know. And he has spirits assigned in different areas all throughout the world. For example, Las Vegas, ang spirit doon, wicked spirit na assigned doon or napupunta doon is what? Spirit of chance. Yung gambling.
is chance yun. Spirit of chance naka-assign doon. Prostitution. Oh, ha? Prostitution. Yes, yes. So talagang importante talaga sa parents yung, lalo na sa parents, kahit sino, na pipiliin yung lugar for the sake of less temptation sa wickedness sa mundo. Especially for our children. You know, Pastor. Thank you, Pastor. Amen. Amen. Kasi ang nakita po ni Lot, nung nagpipilian sila, di ba? Ang nakita niya yung rich yung lugar, ganyan. Parang, ano yun? Yung term na yun? Basta maganda yung lugar. Deceiving. Fertile land. Fertile. Madaming tubig. Oh, parang doon. So, lahat yun, di ba? Which is, you know, kung ako nga naman sila, why not? Pero nung nalaman nila na ganun ang Sodom, they could have just left and found, and you know, look for another place. Pero hindi, at least they. So, yeah, totoo yung sinasabi niyo, Tita Fe. Because of greediness lang, yung personal desire. Oo, tsaka nung nalaman nila na wicked ang mga tao doon, pwede naman silang umalis eh. Hindi, yeah. So, yeah, totoo. So, yung mga parents ngayon, di ba, ang hinahanap nila, yung may malapit na magandang school para sa anak, yung mga ganun. Eh, paano po sa LA, tita? Sa LA, ano ba ang LA? Maraming kainan. Ang sinasabi, hindi masama yung lugar, ang masama yung taong nakatira doon sa lugar. At nung sa next, sa susunod ng mga chapters, may tatanungin diyan si Abraham nung gusto niya nang iligtas si Lot. Lot, paano pag nakakita ko ng ganitong number? O hindi ko gugunawin, sabi ni Lord. O paano pag ganitong number na lang? Hindi ko gugunawin. So may bargaining pa sila, 'di ba? So ibig sabihin ng Lord, may isa diyan na matino, hindi ko gugunawin. Eh, ang problema nga, lahat nga kasi, 'di ba? Pero naman kasi in comparison sa Las Vegas at LA, kung yan ang Sodom at Gomorrah ngayon sa mga panahon ngayon, may mga nakatira pa kasi na maayos. Tayo, dito tayo nakatira eh. Di pag ginunaw ni Lord to eh. Tayo, di ba? So, pero ibig sabihin, kumbaga, ang isang pinupunto kanina ni Tita Fe, alam mo naman na mahina ka dun, Lot. Alam mo naman na mahina ka sa mga ganyang bagay, sa gambling, sa mga promiscuity. So bakit pa lalapit ka pa doon? Yeah. 'Di ba? Alam mo nang mahina ka. Malulot-lot ka talaga doon. So, kahit pangalan yan, Lot eh. Lot-lot. So lot-lot. 'Di ba parang halimbawa nga nasa ermita ka, mamimigay ka ng donut sa mga batang hamog. Okay lang 'yon kasi nag-evangelize ka eh. Eh yung isasabi, ay, sawa na ako mamigay sa batang hamog. Punta naman tayo sa loob. Doon tayo sa may bar. Mamigay tayo ng trucks doon sa mga kalapating mababang lipad, mga magdalena, para sila isagipin ng Diyos. Sa una, makapagbigay tayo kako ng trucks. Susunod, o-order na tayo. May ka-table na tayo. Dahil alam mo naman natin, mahina tayo doon eh. Dito sa batang hamog, di na kayang-kaya natin to. Diba? Pero pagpasok natin diyan, customer tayo diyan, hindi tayo mga ministers. Alam mo 'yun? So, alam mo na mahina ka, huwag ka na lumapit. 'Di ba? Halimbawa, in-invite ka ng kasama mo sa trabaho na matulog sa bahay nila, alam mo na may asawa ka. So, alam mo naman na sasablay ka, huwag ka na lumapit. Arang ganoon. Takbo, gayahin mo si Joseph, 'di ba? Araw-araw tinatawag siya ng asawa ni Potiphar. Diba? Sabi niya, Joseph, alika dito. Bagong ligo ako. Anong ginagawa ni Joseph? Takbo. Hindi nga nag-iisip eh. Takbo. Kasi yung pagkakadescribe, and he ran. Hindi siya naglakad ah. At dami pangihinayang pa. Hindi lang ako Christian eh. Diba? Walang ganun pangihinayang ha. Tumalikod at tumakbo. Dapat ganun daw. Etong si Lot. Eh, talaga naman na... At mapapansin niyo, pag sa susunod nating Bible study, tingnan niyo kung saan nakapuesto si Lot. Nandun sa gate. Ang mga nasa gate, ibig sabihin, key leaders yun ng city. So, isa sa mga talagang, alam mo yun. Kaya yung mga anak niya, ni-rape siya eh.
Kasi ganun nga yung ano eh, yung kostumbre, di ba? So anyway, at saka yung, di ba, pamimigay niya yung anak niya, sabi niya, o sige, rapin niyo na itong mga anak kong virgin. Huwag niyo lang itong gagawin yung mga bisita ko. Sino ba matinong tao na tatay na gagawin niyo, di ba? Anyway. Sanay yan, para ma-excite ko. Yes. Okay, next naman, ang mga Anastasio. Ayan. Take away po. Okay, ang takeaway ko is yung ginawa ni Abraham doon sa King of Sodom, yung sinagot niya na kapag ka nakigad ka kasi talagang madaling umiwas sa temptation. Kasi di ba parang sinasabi na ibibigay na sige, lahat ng possession kunin mo na basta akin yung mga tao. Pero alam niya na may oath siya kay God na wala siyang kukunin kahit yung sandals, yung strap ng sandals din niya kukunin. So sinunod pa rin niya yung kay God. Umiwas siya sa temptation na oh, pwede nga yun, di ba? Kung kunwari tayo na may gustong ano, gawin tayong corrupt, di ba? Maglalagay sa atin, di ba? Pwede natin kunin yun, pero dahil na kay God tayo, alam natin na masama yun, iiwas tayo, di natin tatanggapin. Yun yung take ko. Ikaw. Amen. Ikaw, Princess Jasmine. Tapos na si Prince Aladdin. Basta huwag lang sa pagkakaintindi ko po ngayon, huwag kang masyadong maghangad ng sobra-sobra na kung ano yung ibinigay sa'yo ng Diyos, yun yung pagyamanin mo. Dahil kung maghahangad ka ng sobra-sobra, maliligaw ka at mawawala ka. Yun lang po. Amen. Parang Miss Universe lang sumagot. And that's all. I thank you. Saya, saya. Oh, the happiest mother on earth. Tita Pepo. Happiest mother. Sa akin naman, Pastor, siguro, kasi tayo lahat mga Kristiyano, mga blessed na tayo eh. So yung mga blessings natin, i-share din natin sa iba. Hindi lang naman sa finances tayo pwede mag-share ng blessings. Eh. Amen. Diba? Pwede natin sila ipag-pray, pag may mga problema sila, gabayan natin sila. Yes. Tulungan natin lumuwag yung pakiramdam nila para ma-appease sila, ganyan. Kasi kagaya ko, Pastor, yung sa Mandaluyong, may yung ate ko, pagka Friday, nag-create sila ng Bible study for almost a year. Pero dalawang pamangkin ko ayaw talaga umatin. Pagka sinasabihan namin na mag-atin, sasagot nila, kanya-kanya tayong trip. Kaya nakakalungkot. Kasi hindi sila lumaking nagsisimba sabay-sabay. All this, wala silang foundation ng yung maging close sa Diyos. Kaya ganun lang ang lumaki sila, naging ganun sila. Nakakalungkot. Kasi sabi ko sa ate ko, ate, ikaw ang foundation eh. Umatay ka ng Bible study. Pilitin mo, isama mo yung mga anak mo kaya ipag-pray mo. Kasi isang blessing yun eh, yung mailapit mo yung pamilya mo sa Lord, di ba? Yun lang ang akin. Natawa ako kasi ganun din sagot ko dati. Walang pakialaman, kanya-kanya tayong trip. Diba? Ganun din, ganun-ganun, eksaktong word. Kaya natawa ako, naalala ko yung sarili ko. Yung lagi sinasabi ko, o niyo, pakialaman, kanya-kanya tayong trip dito. So, alam mo yun. Nakakalungkot kasi pag ganun ang sinagot sa'yo eh. Yeah. Wag lang tayong susuko. Okay. Si Tita Amy po. Tita Amy. Take away po. Ako naman, yung ikaw ko yung, yeah, hindi ako susuko na mag-share o parang hikayatin yung mga mahal ko sa buhay, makikilala sa Diyos. Bukod dun sa pinag-pray ko, yung manigong, meron pa rin ako mga pamangkin na hindi wala talagang relation sa Panginoon. Ganun, hindi ano. So, ang ginagawa namin ni ate ko, yun, minsan kinachat namin sila, sinishare namin sila ng Bible, ganyan. Yun, para hindi sila mapariwara. So, si Abraham, kahit na alam niya na susugod siya doon sa isang lugar na puro mga wicked, na konti lang yung taong dadali niya, malakas pa rin loob niya kasi nandiyan ang Panginoon sa on his side.
So ganun na rin ang ano ko, parang panindigan ko na hindi ako matatakot as long as God is with me. Amen. Ayun lang po. Amen. Amen. Tita Lenlen po. Okay. Ang sakin, kasi anything I do, I always think it's for the glory of God. So hindi, whether sometimes it turns out good, it turns out bad, but some, most of the time yung nagiging turn bad may advantage yun, hindi patapos, it turns out to be good also. Yun yung ano ko, hindi kasi ako, kasi pag you do it for the glory of God, you don't expect anything in return. Amen. Yeah, yun lang. Yeah. And everything works out nga for the good, diba? Sabi po sa Romans. So, if we're experiencing something na, you know, medyo mahirap, masakit, or hindi talaga ayon sa kagustuhan natin, we always have to remember na God is working even, you know, yung behind the scenes ba? God is always working for our good. Kasi yun naman po ang promise niya eh, na we're gonna have, you know, a future and a hope. So, basta lagi lang po tayong ano, manalangin at saka yung mag-hope kay Lord. Because eventually, you know, aayusin ng Diyos ang lahat. And malalaman natin kung anong dahilan, why we're suffering, why we're experiencing hardship. Malalaman po natin yan in the end, pagka ano, pagka nag-work out na po lahat ng plano ng Diyos. So, parang kay Lot, ganyan. In the end, medyo malungkot lang, pero, you know, in the end, malalaman natin kung bakit yun. So, ayun. Okay po. Pastor Bong po tayo. Magandang gabi uli sa inyo. Ang pan ko doon, ano, si Lot eh, napariwara. Itong si, yung tito niya, tito Abraham niya, kahit na nagkaganon si Lot, kahit na parang ginulangan siya, ginulangan niya si Abraham, hindi nag-give up si, yung concern niya kay Lot, nandurong pa rin, na nag-reach out siya para ma-save lang yung pamangkin niya. So, sa atin, may mga, ganun din tayo, may mga taong napapariwara o nawawala, naliligaw na landa, we should look for them also. Mag-reach out tayo sa kanila. Just like what Abraham did. Pangalawa, Abraham is a man, was a man of integrity. Ano? Hindi siya nasusuhulan. Hindi siya nabibili. At ang takot niya sa Diyos, eh, ganun na lang. He's a righteous man. Inong kwan ko. Ang masasabi ko. Amen. Hey lang po. Salamat po na marami. Eh si Tita Terry po ba may takeaway? The same, Pastora. all of them. No copying. Copy paste. No copying. Basta sa akin, Pastora, ganun din. First Hebrew si Abraham, kasi nga he is the one who started to teach na there's only one God on the Amen. First place. Kaya siya yung naging patriarch ng mga Hebrews. Mm-hmm. And then he understood na obedience talaga and faithfulness is what God really wants from us. So siya na pag-obedient niya. So it goes to say din na may discernment siya, meron siyang wisdom, and at the same time, gusto niya rin sundin yung sa Matthew na mag-seek first and then mag-share ng gospel, and at the same time, i-reach out niya talaga yung mga taong lost, so, especially sa family. So I think it should start from the family and then mag-create na siya ng ripple at ma-reach out din yung iba. So what's important is we really have to obey God at saka mag-share pa rin. Pastor Tin, nabanggit lang ni Sister Terry na si Abraham ay ang first Hebrew.
Naalala ko lang yung tanong kanina, bakit hindi in-embrace ng mga anak ni Hagar, anak na si Ishmael at sa mga descendants niya na Arab, yung pagiging Hebrew ng tatay nila? Kasi nga, di ba, parang... Pinalayas. Anak. Ayun, pinalayas kasi sila eh. Pinalayas yung mag-ina, di ba? Yeah. Pinaalis sila ni Sarah eh. Tapos, pinila sila ng Lord. So, hindi talaga nila may-embrace yung Hebrew culture. Kasi, siguro, ibang play out ng history ang nangyari kung nag-stay sila doon. Eh malamang Hebrew nation sila, alam niyo. Pero hindi, pinalaya sila. So they embraced yung pagiging Arab ng nanay. Saka hindi naman si Hagar asawa pastor. Yeah, oo. Hindi man siya si Abraham. So, ano lang siya, katulong ba siya, di ba? Ano? Yeah. Servant. Hindi pa nga siya concubine eh. Servant lang siya ni Sarai. Ang sabi ni Sarai, tabihan mo para magkaroon tayo ng anak. Actually, yung anak, ano, ikikip ni Sarai, si Ishmael. Hindi siya legal wife. Oo, kasi, legal wife. Issue. Kaya, hindi niya maklaim, Hindi niya makiklaim talaga. Oo. So, ang gagawin niya, papalaki niya sa kultura niya, which is Arab. Hmm. Kung sa bagay, at saka, kasi may blessing din naman na binigay kay Ishmael. Oo. So, parang, kumbaga parang siguro sa kanila, oh, we're okay. Siguro. Sa palagay niya ba, ba't ang dami nalang langis? Yeah. Di ba? Eh, may blessing eh. Di, totoo yun. May blessing eh. At sa makikita niya doon, ang sabi doon, ibibless sila, plus tatawagin silang wild donkey. O sino ang pasabog ng pasabog ngayon? Di ba? Sino yung terorista ngayon? Sino yung nagpasabog ng 9/11? Kaya wild donkey. Diba? Kasi gaganti sila. Parang gano'n. Hmm. Mm-hmm. Ayun. Nabanggit lang po kanina ni Tita Terry, ano, si Abraham may wisdom and discernment. Naalala ko lang, di ba yung nung nagustuhan ni Pharaoh si Sarai, binigyan si Abraham ng mga possessions ng Pharaoh. Hindi na binawi. Di ba? Tapos pinaalis sila. So, blessing kay Abraham yun, nakadagdag sa possession niya. Hmm. Pero itong isa, yung hari ng Sodom, binibigyan siya ng possession, pero ayaw niya. So, parang, bakit, yung wisdom and discernment na doon. Kasi parang naisip ko, bakit hindi kinonsider ni Abraham as, you know, part ng blessing ng Diyos? Hmm. Na, dahil sinamahan ako ng Diyos, nanalo kami sa war because of the Lord, ito yung reward na, ba't hindi niya kinonsider? Parang ganon. But hindi niya kinonsider as blessings galing kay Lord. Mm. So, ayun, yung wisdom and discernment. Kasi pala may mangyayari sa susunod na kabanata. So, he made an oath daw to God. Mm. Yeah, kasi, diba? Nandun na eh. Alam na nila na, yun nga, yung wicked, and yung Sodom, mm-hmm. Parang ganon. So, nandun yung integrity, yung pagtitimpi? Hindi timpi yung tamang word din. Nakalimutan ko na. Yung para maiwasan niya yung temptation na kuhanin yung mga possession. Parang ganun. So, wisdom and discernment and plus yung ano niya. So, ayun. Hindi kaya dahil in-honor din nila yung God ni Abraham. Sino po ang nag-honor? Yung Sodom? Yung King of Sodom? Mm-hmm. Doon po ay wala pong nakasulat sa Bible that they did. Recognize nila. Before noon sa chapter 13, 'di ba binanggit mo pa 13, binanggit na doon na wicked mm-hmm. yung mga taga Sodom, 'di ba? And they constantly sinned against God. Constantly, ibig sabihin dire-diretso sila. Ngayon, lumapit lang naman sila kay Abraham kasi si Abraham ang sakalam ang malakas, 'di ba? Siya yung man of the hour ng time na yun. Kumbaga, naglalangis sila kay Abraham. Ibig sabihin, they plan to continue pa rin to sin and live their own life. Pero gusto lang nila na to invite Abraham dun sa kanilang backwood para hindi sila kalabanin. Di ba? Kaya lumalabas kahit hindi nakalagay, literal, na nag-worship ba sila sa God ni Abraham o hindi. Since na constantly nagsisin sila, sabi dun sa previous verse,
eh talagang yun din naman ang lumabas. Kasi di ba na na-despise si Lord eh dun sa mga tao ng ano na Sodom and Gomorrah. So ibig sabihin kung na-despise si Lord, hindi sila nag-worship doon sa ano. Sa kay ano, hindi sila sumunod kay Melchizedek. Mga. Baka akala po ng Sodom na oh, kapag kakampi natin si Abraham, covered tayo kasi, you know, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Pwede or, rin. Pwede. Diba, parang ganun pwede na, rin. Oh, since Lord, you know, nasa amin si Abraham. Sanggan dikit. Parang ganun. Yeah, yeah. Baka ganun. Pwede yun. Pwede rin yun. Yeah, that's true. So, ayun. Sino po ang next seat? Si Reverend si James, si Brother James. Reverend Bishop, Holy Father. Bishop. I know, hindi ko makabisado yung title niya. Pastor James. Pastor James. Yeah, magkatotoo nga, maging pastor si James. O, diba? Why not? Pastor James. O, diba? James. Ayun, no? Ay, hello! Humata si James. Ay, hello! Hello po. Napagod Pastor po CJ si pala. Pastor CJ. Katulog doon po. Katulog na si James. So, okay lang. Ikaw ba si CJ? May gusto ka ba sabihin? Wala naman. Okay lang. Okay. Salamat. Alright. At ang pinakahuli. Uy, hello! Hi, Tyron. Hi, Tyron. Si Tyron ba may take away? Ay, nagulat yata. Punta tayo ng Beverly Hills. Oh, Beverly Hills. Sa ating lovebirds. Ayan. Sa ni Abram dun sa 22, sabi niya, I have lift up my hand unto the Lord, sabi niya. The Most High God, sabi niya. Kasi parang nakita ko po doon sa atin bilang tao, siyano man o hindi. Whatever we attain, we cannot really boast it. Kasi alam natin, it is God who made it for us. Mm-hmm. Parang yun po yung nakikita ko. Kasi nakita ko rin yung parang yung ano ni, yung submissive Abram. Mm-hmm. And also, parang nakikita ko na rin yung kababaan ng loob. So we should also be like Abram na yung mga character niya, yung mga attributes niya. So we have to follow para kasi siya yung nilagay ni siya yung ano bang tawag ng dad siya yung kasi sabi, 'di ba po kung sino yung fina-follow mo? And 'di ba si Jesus nga po yung fina-follow natin. We should also be like him. To be like Jesus, di po ba? Yun ang dapat natin, nire-represent natin si Jesus. Katulad ng sinabi ni Sister Girlie, we should walk the talk. Yung pong yun po yung nakita ko doon na takeaway. Yeah. And I thank you. Kawain na pa dyan. Miss Universe na kawain dito. Oh, Pastor Bert, kayo naman po. Okay, additional lang po dun sa why they call them Hebrew. Mm-hmm. I don't know how, meron kasing, kasi Ojo yung nandito, yung ito. Yung bossing ko po. Bossing ni Sister Elby. Meron siyang libro dito. Mm-hmm. Meron lang kita na nakasulat dito. Sabi niya, according to this genealogical table, sabi niya, mm-hmm. Eber was the great grandson of Shem, mm-hmm. but he was the ancestor of Abram. Mm-hmm. It's called Habri, mm-hmm. the word Hebrew Habri or Ahibri. Mm-hmm. From Eber, sabi niya, is formed the word Hebrew, mm-hmm. the name by which the Israelites were known to foreigners or to foreign people. Mm-hmm. Special stress is here laid on Eber. Because he is through Abram, the answer of the people of Israel. Mm-hmm. Ano lang po yun? Yun ang ano nila, na yung mga scholars, they thought that, they believe that the word Hebrew came from Eber. Eber, no? Eber Bartolome. Yeah. So, pangalan din pala ng lolo.
At the way ko po dito eh, yung ano, pilido nila na i-walk an extra mile. That step na kaya tinawag siyang father of faith eh. Na yung anito na when this king of Sodom asked him to give me the person, sabi niya yan, the verse, let me have your saan ba yan yung give me the person, verse 22. 14. Chapter 14, verse. And the king of Sodom said unto Abram, give me the persons and take the goods to thyself. Actually, nagparaya dito si Abram. Eh. Even though Abram has the right of all the booty o yung mga victual o even those people na ano ito? Na-capture. Yes, all the rights. No? Pero dito makikita natin parang nililing lang pa siya ng King of Sodom. Eh. Give me the persons give me the persons and take the goods to thyself. Only as Abram has all the rights kasi siya yung nakatalo sa mga gumapi sa kanila, no? Yung mga natatalo lahat itong mga kings na ito. Yeah. Hear the grace of Abram, no? Na it's typified the life of Christ na full of grace. Na even though yes, the rights, no? Pero hindi niya ginawa. Binigay pa rin niya yung mga tao. Pwede niyang ibenta yung mga tao yon. Pwede niyang gawing slave. And yet, he returned them to the king of Sodom. Ganun din po yung ano na yung when he's trying to offer this, hindi niya kinuha. Pero yung kinuha ni Abraham yung inoffer ni Melchizedek, which only bread and wine. Kita natin eh, walang, parang walang hat. And yet, ito, no? Na iyak offer ni Melchizedek, which is a peace offer. And the peace, no? Yun ang sinasabi na. Siguro dito yung makikita natin na yung takeaway na siguro para sa akin, no? Na, if the Lord is asking us to do to walk 1 mile, we have to walk the extra mile, no? Kagaya, even though has no responsibility to rescue other people, ang nire-rescue na lang niya is si Lord. And yet, he even rescued those hindi naman dapat, no? So he take that extra step or extra mile. He walk, kaya tinawag siyang father of faith eh. So siguro po yun ang ano ko doon na bilang mananampalataya eh minsan kahit na imposible eh dapat eh sa atin lang na hindi natin kakaya na sinasabi natin but let's have that faith na take that step. Do the impossible. And the Lord, we know, He will do the rest. Kapag tayo ay nag-obey sa Kanya. Bye. Amen. May iba akong ano. Sorry. Kasi sa akin, parang halimbawa, may kaawa niya ni Abraham si Sodom. Tatalo niya. Pero hindi niya kinawawa lalo. Hindi niya dinurog. So parang he's waiting for God's plan. What is the next move? Kasi may mga, limbawa, nakaaway mo, papatay mo. Pag pinatay mo, lagot ka na kay Lord kasi it's beyond. So, hindi nuhay mo pa. So, hindi mo kinuha sa kanya yung mga tao niya, yung mga property niya. Kasi parang you're giving him a chance na magbago. Pero if he will not change, si Lord ang gagawa ng faith niya. Si yung King of Sodom says
hindi niya kaaway, niligtas niya. Niligtas niya yan. Niligtas niya, pero kaaway na rin. Yun din ang, yun ang kumidnap, di ba? No, no, no. Sila yung hindi. Kidnap. Oo, yung kidnap. Sila yung kidnap. Si Lot nakatira sa Sodom. Tapos ang intention niya iligtas si Lot. Nadamay na yung King of Sodom, diba? Yung buong Sodom. So hindi niya kalaban. Ang kalaban niya yung limang taga North. Yung taga North. Taga South kasi itong si Sodom. Taga South sila. So nailigtas niya. In fact, may utang na loob sa kanya yung ano. Pero since na alam na ni Abraham na masama tong tao at pwede siyang maimpluwensyahan, hindi na siya nag-give in dun sa mga temptation na ano. Kasi customary din yon na pagka ikaw ang nakapanalo sa war, sa'yo na lahat ng loot. Kumbaga, ano yung loot? Ano yung loot war yun? Spoils of war ba ang tawag dun? Basta na makukuha mo lahat. Booty. Ang tawag ba? Booty. Booty. Oh, yun. Or victuals. Ayun. So, yun yung ano, kumbaga, si Lot, yun talaga intention niya. Nadamay na lang itong taga Sodom. So bago tayo manalangin, reminder muna, game plan natin for the weekend. Una-una sa umaga, ang mag-share ng 5 minutes encouragement si Pastor Bert sa basketball. No? Siguro mga bandang alas 10 ko yan, mga bandang 10 o'clock para nandun yung gitna. Nandun yung first batch at second batch. Tapos mga bandang 11, inaanyayahan namin, siyempre lahat ng kababaihan na tulungan kami. Pwede naman kayo magdala ng kung gusto nyo. Kinonsensya eh, no? Para may makain yung mga asawa at anak nyo. Mag-usap-usap na lang po kayo kung anong dadalhin nyo dun sa Busilac thread ninyo. Tapos pwede nating ihawin, Pastor Bong, yung natira natin na patosino na pork chop. Patosino na yun. At saka yung mga empati natin doon, magsaing tayo para makakain ng 12 o'clock yung mga kalalakihan bago pumunta ng Wiley Chapel. Ngayon, may bababayan, 12 o'clock, na galing basketball. Invite natin, galang natin kung gusto nila magstay kumain. Okay, kung ayaw nila, uwi sila, okay lang din. Basta imbitahin lang natin. So kung gusto nila sumama doon sa Wiley Chapel para pag-usapan ng usapang lalaki, edi mas okay. Kung di naman, okay lang din. Parang ganun. So, yun, after ng 1 hour lang naman sa Wiley Chapel. Yan. So, andun na tayo, mga 11, prepare na tayo. Doon tayo sa may patio, no, kain tayo doon, tapos mga 12 to 1 yun, tapos 1 o'clock to 2, doon na tayo sa Wiley Chapel. Magkakaroon na ng usapang lalaki, yung mga kalalakihan. So, may certain topic, tapos meron din konting planning sa susunod na men's fellowship at kung kailan yun, at saka kung ano pang mangyayari sa men's fellowship, paano i-disciple yung younger generation. Okay, at it's another happy weekend. At manalangin tayo. Isama natin sa panalangin si yung batang si Ika na nasa Pilipinas at may sakit, no. At meron pa ba kayong gustong idagdag? Ano pong pangalan, Tita Pepot, nung co-actor ng inyong anak? Nalimutan ko. Red Nuestro. Red Nuestro. O, pananangin. Ano pong sakit niya po? Kasi yun yung pastor na, yun sabi ko sa iyo, yung mother-in-law na COVID ng 45 days, yun sila yung nagre-raise ng million na utang nila. Oh. Tapos ngayon, paglabas ng hospital, siya naman ngayon, on and off ang lagnat. Mm-mm. Pero fully vaccinated. Ayaw niya magpa-confine sa hospital. Mm-hmm. Alam niyo, madaming tao ngayon na gumaling sa COVID pero baon naman sa utang dahil ang mahal, yeah. Mahal pala ng sinisingil sa atin. Na ano? Yeah, totoo. Oh, so may 500,000 pa nga pa sa utang nila. Na isang lapa ang bahay. Mm-hmm. Grabe naman. Nakapag-loan pa. 'Di ba? Dito pag nagka-COVID ka, kahit sa hospital pwede kang pumunta, hindi kasi singilin mm-hmm. Tapos walang trabaho dahil walang teatro. Oo. Kaya ang hirap. Oo. Sige, panalangin natin si Red Nuestro. Oo. Si Ika po, Pastor, ano pong sakit? Si Ika, hindi naman COVID yata eh. Parang,
Alam mo, itinext sa akin eh. Dali, sisilipin ko lang ha, kung ano yung sakit ng batang ito. Dali lang ha. Ay, nasa kabilang ano ko kasi. Nasa kabilang... Oh, pero ito yung sa ano, ito yung sa iRadio eh, yung bata na pinapanalangin nila. Ayun, eh nag-message din yung nanay sa akin. So sama natin sa panalangin. So parang ano, basta ano siya, hindi maganda yung ano niya, sitwasyon niya ngayon. So sana makalabas. Nasa ospital siya ngayon kasi kawawa naman, wala siyang nagbabantay, di ba, bata? Kasi bawal ang bantay eh. So, ang hirap magkasakit ngayon. So, yung mga ganun, panalangin natin sila. Sige, manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabi na to. Sa mga tinuro nyo sa amin sa adventure ni Abraham. Madami po kami natutunan. Takeaway, application sa buhay. Dalangin namin, Panginoon, na mabuhay kami ng may integrity. Huwag kaming magsakom, Panginoon, doon sa mga tukso ng mundo, mga paglalangis, at dalangin namin yung compassion namin sa aming mga kamag-anak na hindi magbago, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na yung courage na unahin ka, na yung courage, Panginoon, na ipaglaban ka at maniwala sa iyo, to have faith and have compassion doon sa aming mga kamag-anak, kaibigan na hindi pa nakilala sa inyo. Lagi namin sa isip na tumulong kami kung paano sila masagip sa pamamagitan nyo. Tinataas namin, Panginoon, yung mga connecting events namin bukas, yung men's fellowship, at yung practice ng worship, yung basketball team. Dalangin din namin, Panginoon, sa Sunday, ang aming guest speaker, si Sister Faith, na kayo po ay mangusap sa pamamagitan niya, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, si Ika, yung bata, Panginoon, sa iRadio na humingi ng tulong sa inyo. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Provide for Red, heal him. We declare healing for Red Nuestro, Panginoon. Kayo po ang mag-alis sa sitwasyon na kung nasaan siya ngayon, at mag-provide po kayo, Panginoon, sa kanyang pangailangan. We also pray for Vedi sa kanyang pancreatic cancer, Panginoon. Si Brother Danny na meron po siyang kidney problem, Panginoon. And we pray, Lord God, for those people who are affected by COVID-19. We also pray, Lord, na i-protect nyo kami sa COVID-19. Lahat talo, lalo na yung nagsisimba tuwing Linggo, maging COVID-free ang aming simbahan. At gayon din ang ibang simbahan sa LA First, Panginoon. We love you, and we declare your kingdom, that you are the Lord of Lords and King of Kings. In Jesus' name, amen and amen. Amen. All right, so dadako na tayo sa paboritong portion ni Erza. Ayan na. Erza, ayan, ito naman. Oh, talaga naman. Gising na gising. Buhay na buhay. Oh, gising pa ba si Anaya? Tulog na po, tulog na. Okay, sige. The count of three. Cons. 1, 2, 3. Smile. There you go. Salamat, guys. See you tomorrow. God bless you. Bye. Naku, hindi ka nakahabol sa picture. Umay na ba sila? Ay, hindi nakahabol. Oh, may pita ka kami. Ulit. I-heart mo ulit. Oh, isa pa. May bisita kasi kami ngayon. Nakandiyan pa ba sila? No, malis. Ah, malis na yung bisita. Oo, so 1, 2, 3, and smile. There you go. Grabe na, kasalamin tayong tatlo. All right, bye guys. Have a good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.